Hello, hello, and welcome sa programa ng Ave Maristella. Kasama dito ang Templars of Truth, Faith for Us, at yung ating barkadahan. Siyempre, live na live dito sa Debaters Convention. At ang papaksain namin ngayon, Sunday na ito, Lord's Day, ay patungkol sa tunay na iglesia or true church, which is napaka-importante, no, na ang ating pag-usapan, dahil kung titingnan nyo, ito talaga yung dapat pinaka-core kung yung patungkol sa tunay na iglesia. Kasi kung siyempre, kung tunay ka na iglesia, hindi mo na iisa-isahin yung lahat ng doktrina ng bawat iglesia. Kasi pag sinabing tunay, ibig sabihin, ito talaga yung nagtuturo ng lahat. Kahit maintindihan mo man o hindi, kahit parang feel mo na hindi ka sang-ayon, pero pag sinabing tunay na iglesia, lahat ng tinuturo niyan ay totoo. Ngayon, ang mga Catholic, nandito na ang mga kabataan at magpapahayag patungkol sa pagpapatotoo na ang tunay na iglesia na tinayo ni Kristo ay ang Catholic. Ayan. Pero bago natin simulan ang ating pag-uusap, syempre, unahin muna natin magdasal para gabayan tayo ng ating Diyos, Brother Philip. Hey, let us bow our heads and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen. Amen. Our Father who Amen. art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, at mag-aalay din ng isang napakagandang kanta led by member ng Ave Maristella. Bro. Pag-ibig ang siyang pumuka sa ating puso at kaluluwa ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y isa lamang kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Okay, that is Brother Jeremy. At syempre, simulan na natin ang ating talakayan ngayon. Usapang True Church, usapang tunay na iglesia. Kung tunay ba ang iglesia na ang Catholic, which is yung tinayo talaga ni Jesus Christ, no? At simulan natin sa unang pagpapahayag si Brother Jeremy. Bro. Yan, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Brother Jeremy Jude ng grupong Ave Maristella Catholic Defender. Ngayong hapon na ito ay tatalakayin natin kung paano nga ba nagsimula ang simbahang Katolika na nagmula sa Israel, sa Jerusalem hanggang makarating dito sa Pilipinas. Marami na ang mga denominasyong Kristiyano ang nagkalat sa Pilipinas na nagsasabing sila ay tunay na itinatag ng Panginoong Jesucristo 2,000 taon ng nakakaraan. Marami ring mga Katoliko ang nagtatanong kung atin bang pananampalataya ay nagmula sa Panginoong Yesus at sa kanyang mga apostol. Kung kaya't ang pahinang ito ay nagdedesisyon na aralin at tuklasin ang mga pananampalatayang Katoliko. Kung ang pananampalatayang Katoliko ba ay hinatid ng Espanya sa Pilipinas ay tunay at walang bahid ng pagkukunwari o pagbabalat kayo. Napakahalagang talakayin ang bagay na ito sapagkat noon ay nagbabala na ang Panginoon laban sa gagamit ng kanyang mga pangalan at magdiligaw sa marami na mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Marcos 13:6. Ngayon, tuntunin natin ang mga bawat pangyayari mula Jerusalem hanggang dito sa Pilipinas. Matutunghayan natin na ang Panginoong Hesus ay nagbabala sa Jerusalem na inilipat ang kaharian ng Diyos patungo sa bansang namumunga. Ngunit hindi ito nangangahulugan na winalang bisa, na winalang karapatan ng Diyos ang bayan ng Jerusalem na makisalo sa kaligtasan, kundi ang pananampalatayang ipinagkaloob sa kanila ay lalong payayabungin lamang sa isang bansang mabunga. Ayon nga sa Ebanghelyo ni San Mateo,
21:43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ayon din sa aklat ng mga gawa, inutusan ng Panginoon si Pablo na magpatotoo rin sa Roma. Gawa 23:11, kinagabihan nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob kung paano nagpatotoo ka sa akin dito sa Jerusalem ay kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Ito ay nangyari nung panahon ayon sa wika ng Panginoon at binalak din ni Pablo na tumungo sa Roma. Gawa 19:21, pagkatapos ng mga pangyayaring ito sa patnubay ng Espiritu ay nagpasya si Pablo na dumaan sa Macedonia bago pumunta sa Jerusalem. Sabi niya, pagkagaling ko doon ay kailangan ko rin pumunta sa Roma. Sa isang sulat ni Pablo ay mapapansin natin na pinupuri niya ang Roma sapagkat tunay ngang ito ay namumunga at bantog ang kanilang pananampalataya sa buong mundo. Nababasa rin natin sa Roma 1:7-8. Sa lahat ninyong nanga sa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos na sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat na inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Sa isa pang liham ay binabanggit din ni San Pablo ang kanyang planong pagtungo sa Espanya, no? Sa Roma 15:24-28, inaasahan kong magkikita tayo pagdaan ko riyan patungong Espanya. Inaasahan ko rin na matutulungan ninyo ako sa aking paglalakbay patungo roon matapos tayong magkasama-sama ng kaunting panahon. Kapag nagawa ko na ito at natiyak kong matatanggap na nila ang kaloob na ito, daraan ako sa inyo patungong Espanya. Ayon sa kasaysayan, ang Espanya ang nagdala sa atin ng Kristyanismo, kung kaya't nakasisiguro tayo na ang iglesia ay tunay at walang bahid ng pagkukunwari mula Jerusalem, Roma at hanggang Espanya hanggang mapunta dito sa Pilipinas. Hindi mula Pilipinas patungong Jerusalem at buong mundo katulad ng itinuturo ng ibang mga sekta. Kaya ngayon ay bibigyan ko kayo ng mga patunay na ang simbahang Katolika talaga ang tunay na tatag ng Panginoong Hesukristo. Ayon dito sa History India, History, Religion, Vision and Contribution to the World, page 457, ang nakasulat, all Christian denominations trace their origin in the Catholic Church. It is the mother or grandmother of all denomination, claiming Christian heritage and patrimony. In the early centuries, Christianity is spread all over the Roman Empire and later to all other continents under the aegis of the Catholic Church. In the modern world also, after a series of blasphemies, this church enjoys the representation of Christianity and authority of Christian voice. No study on Christianity can be unbiased and comprehensive unless it starts from the Catholic Church. Hence, this study also starts with Catholic Church that can throw light on the origin of many other Christian churches. Kaya yung mga sulpot na sekta na yan, hindi nila maikakaila na silang lahat, bago sila naging o bago sila umanib sa sekta na yon, sila ay nanggaling sa
Simbahang Katolika. Bininyagan sila sa Simbahang Katolika. Hindi nila may kakaila na nakalagay sa baptismal certificate nila ay ang pangalan ng simbahan at o parokya na under ng Catholic Church. No? Maski nga mismo itong sekta ng Iglesia ni Cristo eh umamin din ano. Ayon sa kanilang pasugo, April 1966, page 6, the Catholic Church, which from the beginning was the Church of Christ, in the secular history shows a direct time between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Diba? Kaya yung mga sulpot na sekta na yan, huwag ninyong sasabihin sa akin na yung baptismal certificate nyo walang nakalagay na pangalan ng mga santo at santa. Wala kayong maikakaila na kayong lahat ay galing sa galing sa relihiyon ang Katoliko ay tinatag Kristo mula Jerusalem. Di ba? At hindi naman din nila maikakaila na ang simbahang Katoliko dito sa Pilipinas ay naidala ng mga Espanyol 500 taon na ang nakakaraan. 500 taon, isipin nyo yan. Eh kung yung isang sekta doon, magse-celebrate pa lang sila ngayon ng 108th anibersaryo ng kanilang simbahan. At ayon din dito sa aking nabasa, ano, meron pa akong isang referensya. Meron ding history dito ang Katoliko. Catholic is from a Greek term meaning in general or on the whole in the early church. It was used to express the universal nature of Christianity and to indicate that the belief and practice of a church was such that it had been everywhere and always accepted by all. Thus, it became identified with orthodoxy. Today, the term is often used to universal. Ang simbahan ay pangdaigdigan, no? Kaya wala silang maikakaila o maitatago sa atin yung mga sekta na yan, maski founder. Wala silang maitatago sa atin na pangalan ng simbahan at parokya na under ng Catholic Church kung saan sila ay bininyagan. Kaya sana maunawaan ng ating mga kapatid na hindi Katoliko, no? Maunawaan nawa nila na ang simbahang Katoliko na kanilang pinanggalingan at kanilang tinalikuran ay siyang itinatag ni Kristo 2,000 taon na ang nakakaraan. Yun lamang mo. Maraming salamat. Pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Muli, ako po si Brother Jeremy Julioterio at proud na itinataas ang bandera ng Ave Maristela. Magandang hapon pong muli. Yun, napakagandang unang pahayag ni Brother Jeremy, no? At makikita nga natin doon sa sinasabi niya doon sa Roma 1:8 na ang balitang balita sa buong mundo yung nasa Roma. At wala tayong ibang makikita, no, na balitang balita sa buong mundo yung Catholic lang ang nandoon, syempre. So next natin na magpapahayag si Brother RJ. Bro RJ, sa'yo na to, bro. Magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga Katoliko at hindi Katoliko. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po, sinasabi ko po sa inyong lahat ng sisinungaling dito sa group na ito, tatamaan ng kidlat. Sigurado naman po, hindi po tayo ipinanganak na sinungaling. Siyempre ako, dito lang po tayo sa totoo. Ako po si RJ Aldab. Ave Maria Stella, Catholic Defender. Ang ilalatag ko po sa inyong araw na ito ay patungkol sa
usaping pagdating sa napaka-controversial na kung ano ba talaga ang true church. Ano bang nauna? Sekta mo o ang RCC? Halin mga kapatid mula sa kaibayang pananampalataya, ating himay-himayin ang bawat sektang sulpot na lumitaw na parang mga kabute. Ayon sa apat na katanungan, ngayon ano po yan? Una, sino ang nagtatag? Ikalawa, saan ito itinatag? Ikatlo, kailan ito itinatag? At pat, saang referensya mo mababasa na Diyos ang nagtatag ng inyong sect, ng inyong iglesia ang kinaaaniban? Mula sa kaibayan natin, ang bahas ng kaibayan, halina't suriin nating maigi kung sino ba talaga ang nauna ayon sa at kung kailan ito itinatag. Roman Catholic Church 33 1517, Anglican 1534, Guinness 1555, Presbyterian 1560, Baptist 1609, United Green, Run Red Sea, Mormons 1870, Iglesia ni Cristo 1914, Jehovah with 1874, ni Soriano 1977, Kingdom of Jesus 1985. Itinatag noong 7th century lamang po. Lingid po sa bago pa magsulputan ang mga sekta protestante, may meron ng iglesyang itinatag. Ang stop. Ating basahin ang Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 16, verse. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan di magtatagumpay laban sa kung ating pagbabasehan ang taon mula noong panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Apostol at sa taong itinatag ang simbahang Katolika. Ito ay tutugma sa magkataon or almost 2,000 years ago, nangangahulugan na ang simbahang Katolika ay iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo sa ibabaw ni San Pedro. Bone, Felix Manalo. Teka lang, kung hindi Katoliko ang mga apostol, saan nakahimlay ang kanila? Di ba sa simbahang Katoliko, si San Pedro sa St. Peter's Basilica sa Roma, nakahimlay, labi, at gayon din ang iba at ating Panginoong Jesucristo ay nakahimlay rin ang kanilang mga labi sa simbahang Katolika. Kaya't nangangahulugan lamang na ang mga apostol ay mga Katoliko rin. Aking pang ipapabasa sa inyo ang isang referensya, ang Pasubo Magazine, July to August 1998, page 6. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true church the Catholic Church at ang isang aklat Protestante na pinamagatang paraphrase on the New Testament by Richard Baxter. And with the Jews, I have chosen people among the Gentiles, then I must call to me, and Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Malinaw sa mga referensya, ayon sa aking inalatag at pagpapatunay, ang simbahan ko ang nag-iisang tunay na simbahang tunay at sa Diyos. Paalala po mga kapatid, ang Ave Maria di kaaway bag ang Ave Maristella po ay pumupuna
sa matagal ng paninira sa simbahang Katolika na siyang tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, tunay na sa Diyos at isa pang referensya na magpapatunay sa simbahang Katolika. Paso Magazine, April 1966, page 46. Ang Iglesia Katolika nasa pasimulan siyang Iglesia ni Kristo. Nawa po'y magising po ang lahat dahil masakit ang katotohanan. At ang katotohanan rin ang gigising sa atin. Nawa po'y katukin ng Diyos ang ating puso at buksan ng inyong isipan. Maraming salamat po. Dito ko na po tatapusin. Welcome po kayo mga kapatid sa Simbahang Katolika at magbalik loob po sa iglesyang itinatag ng Diyos at sa Diyos. Magandang hapon po sa ating lahat. Salamat! Okay, that is Brother Arjen ng Ave Maristela. Dato tayo sa ating next presenter, si Brother Arch naman. Nakasamaan din namin sa Templar. Brother Arch, sa'yo na to bro. Ayun, magandang hapon po. Maulan na hapon, maaraw na hapon sa ating lahat. Ako po si Brother Art ng Abi Maristela na magdi-discuss po sa inyo about sa topic na True Church at ano-ano nga ba ang marka ng tunay na iglesia. Kung sasabihin po nating marka ng iglesia, yan po ay nagpapahiwatig ng mga palatandaan ng isang tunay na iglesia. Ngayong panahong ito, marami na po kasi ang nagsasabi at nag-aangkin na sila daw po ang tunay na iglesia. Ngunit wala sa kanila ang mga marka ng tunay na iglesia. Pero una sa lahat, atin pong alamin ang ibig sabihin ng iglesia. Ang iglesia po ay galing sa salitang Griego na ekklesia, na ibig sabihin po ay pagpupulong, kongregasyon ng mga tao. Ang iglesia po ay hindi lamang isang building o struktura, bagkus ito po ay mga tao. Ang iglesia, ayon na rin po mismo sa Biblia, ay ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Sulat ni San Pablo sa mga taga-Epeso 4:12. Sa makatwid, tayo ay katawan ng Panginoong Hesukristo na sinasabi sa 1 Korinto 12:27. At si Panginoong Jesus ang mismong ulo ng katawan o ang iglesia mismo. Dagdag pa po ni San Pablo na ang iglesia ay ang bride ng Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Hesukristo ang bridegroom ng iglesia. Ito po ay sinasabi sa Epeso 5:23, Juan 3:29. Sa makatwid po, ang iglesia o simbahan ay hindi basta iglesia lamang. Ito ay ang banal na katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, alam na natin ang ibig sabihin ng iglesia. Alamin naman natin kung paano matutukoy ang tunay na iglesia. Ngayon po ay may mga sekta na umaabot ng libo-libo ang nagtatayuan at nagkleklaim na sila daw po ang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat sila ay nag-aangkin na sila ang tunay na iglesia. Dahil ito po ay common sense, wala naman po magtatayo at sasabihin na ito ay peke, bagko sasabihin nila na sila ang tunay na iglesia. Ngayon, atin pong tutukuyin sa Biblia ang mga marka ng tunay na iglesia, maliwanag sa wika ng Panginoong Hesukristo. Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Sa Juan 14:6, ang Panginoong Hesukristo po ang daan para sa kaligtasan, kaya po siya nagtatag o nagtayo ng isang tunay na iglesia upang sa pamamagitan nito ay magpatuloy ang kanyang pagliligtas sa tao. Sinabi po ng Panginoon na siya ang daan dahil gusto niya tayong maligtas sa kasalanan. Sa kanyang katawan o iglesia, tayo papasok upang tayo ay maligtas. At ang daan po na iyon ay may mga marka o palatandaan na mababasa sa Lumang Tipan, Jeremias 31:21. Ano-ano na nga po itong mga palatandaan ng tunay na iglesia? Una, one o isa, ang tunay na iglesia po ay isa lang.
isang iglesia. Since isa lang ang katawan ng Panginoong Hesukristo, isa lang din po ang tunay na iglesia. 1 Corinto 12:12. Ang salitang one o una o isa na binabanggit sa lumang tipan sa Hebreo na wika ay ekad, na ang ibig sabihin po ay unity o pagkakaisa. Maraming beses po itong binanggit ng Panginoong Hesukristo dahil ninanais niya na magkaisa ang sanlibutan sa isang tunay na iglesia, Juan 17:21. At sabi rin po ng Apostol San Pablo na meron lamang isang katawan, isang pananampalataya, isang espiritu, isang Panginoon at isang bautismo sa Efeso 4:4-5. Isa lang po ang tunay na iglesia, isa lamang ang pananampalataya at isa lamang ang bautismo. Hindi po pwedeng magkaroon ng iba-ibang iglesia, iba-ibang pananampalataya at iba-ibang mga bautismo dahil malinaw pong sinabi ng Panginoong Hesukristo na tayo po ay kailangan magkaisa sa isang tunay na iglesia. Ikalawang marka ng tunay na iglesia, banal o holy. Ang pangalawang marka po ay ang banal o holy. Ang tunay na iglesia po ay banal dahil ang Panginoong Hesukristo po na ulo nito ay banal, gayon din ang katawan. Ito po ay sinasabi sa Hebreo 7:26. Ang Panginoong Hesukristo po ang nagbibigay buhay sa kanyang iglesia. Ayon sa Colossians 1:18, wika ng ating Panginoon, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sa Juan 15:5. Tayong mga totoong Kristiyano ang bunga ng puno na siyang ating Panginoong Hesus. At tayo, gayon din tulad ng sinabi ng Apostol San Pablo, ay mga banal din gaya ng ating puno. Sinabi niya ito sa sulat sa Roma 11:16. Ang simbahan na siyang tayong tunay na Kristiyano ay banal dahil linangad ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos Ama na tayo ay maging banal. 1 Pedro 1:16, Mateo 5:48. Ikalawang marka ng tunay na iglesia, katolika o pangkalahatan. Ang simbahan ay katolika mula pa noong ikaunang siglo. Ang salitang English na Catholic ay isang transliteration ng Greek Katolikos na isang tambalang salita mula sa kata na ibig sabihin ay according to at holos or to whole or ayon sa kabuuan. Ito ay ginagamit ng mga church fathers noon pa man. Si Ignatius o ang obispo ng Antioquia mula 69 AD hanggang 107 AD ay inordenan ng mga apostol at isang direktang disipulo ng apostol San Juan. Ito ay sa Antioch kung saan unang tinawag ang mga alagad ng ating Panginoon bilang mga Kristiyano ayon sa Gawa 11:26. At si Ignacio sa kanyang mga isinulat ay gumamit ng parehong salitang Kristiyano at Iglesia Katolika. Ito po ay mababasa natin sa kanyang mga sulat chapter 2 at chapter 8. Sa kanyang sulat sa mga Smyrnians, ang mga schismatic po o yung tumalikod sa iglesia na tatag ng Panginoon ay kinundena din po ni Ignacio sa kanyang sulat sa mga Philadelphians chapter 3. Sa gayon, saan kinuha ni San Ignacio ang babalang iyon na nagsasabing ang katumbas ng kahinatnan para sa kaluluwa ng isang tao sa pananatili sa kasalanan ng schism o dibisyon mula sa tunay na iglesia? Ito ay mula sa katotohanang kinondena ng Apostol San Pablo ang pagkakabahabahagi o di pagkakasundo sa mga sulat nito sa Roma 16:17-20 at sa Galacia 5:19-21. At maging ang Panginoong Hesukristo mismo ay hindi rin sinang-ayunan ang dibisyon na ito sa kanyang simbahan na mababasa naman sa Juan 17:20-23.
Si San Policarpio o Saint Polycarp, obispo ng Smyrna, ay alagad ni San Juan, ay tinawag din ang iglesia noong panahong iyon na Iglesia Katolika. Ang martir na si San Policarpio, ang sumulat ng kanon ng Moratorian, ay gumamit ng otoridad sa ngalan ng simbahan ng Katoliko. Si San Irenaeus 180 AD, sumulat ng isang tinatawag na Against the Heresies na tinawag ang simbahan na tatag ng ating Panginoon na Catholic Church sa Adversus Heresies Book 1 Chapter 10 Verse 3 at gayon din si Irenaeus na tinuruan mismo ni Polycarp na tinuruan naman ng Apostol San Juan. Si Cyprian of Carthage noong 250 AD ay tinawag din ang simbahan na tinatag ng Panginoong Hesukristo na simbahang Katoliko sa letter number 54 ng Nicene Creed noong 325 AD. Ito ay isang bagay ng pananampalataya upang maniwala tayong lahat sa nag-iisa at tunay na iglesia ng ating Panginoon. Itinatag ang iglesia at hinangad ng Panginoon na tayong lahat ay maligtas sa 1 Timoteo 2:4. Kaya nga sinabi niya na may mga tao na gusto niya ring makapasok. At sino itong mga ito? Ito rin ay mga hentil na sinabi sa Juan 10:16 at sa sulat sa Roma 3:29. Tayong lahat, Hudyo man o hentil, ay tinubos ng Panginoong Hesukristo sa krus. Lahat ng tao ay tinubos sa kasalanan. Ngunit upang magpatuloy at mapagtibayan ang ating kaligtasan, nagtayo ang Panginoon ng tunay na iglesia. At sa pamamagitan sa pagpasok sa iglesia na iyon, ay magkakaroon tayo ng kasiguraduan sa kaligtasan. Malinaw na pagkakasabi ng Panginoon sa mga apostol, dahil dito magsiyaon na nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa sa Mateo 28:19. Kaya sinabi na Catholic o universal, ibig sabihin ay pangkalahatan. At higit pa doon, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi na iglesia ay tatawaging iglesia para sa lahat ng mga bansa sa Marcos 11:17. Ika-apat na marka ng tunay na iglesia, apostolika. Ang tunay po na iglesia ay apostolika. Ito po ay wala sa mga protestante ngayon. Ang ating Panginoong Hesukristo po ang puno at pinakapunong pari na may mga apostol na pinili at ang iglesia ay itinayo sa pundasyon ng mga apostoles na mababasa sa Epeso 2:20. Ang tunay na iglesia ay natayo sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay pinagpatuloy ng mga apostoles. Kaya kapag ang simbahan mo ay walang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo maging sa mga apostoles, ibig sabihin, hindi po iyan ang tunay na iglesia. Ang mga apostol po ay binigyan ng kapangyarihan at sinugo ng Panginoong Hesukristo sa Juan 20:21. Ang kapangyarihan na iyan ay ipinapasa ng mga apostol sa mga humalili sa kanila na mababasa sa mga Gawa 1:20-26 at mga Gawa 6:1-7. So ang iglesia ay hindi para lamang noong panahon nila. Dahil ito ay naipapasa at nananatiling buhay hanggang sa panahon ng kasalukuyan. Ngayon, tukuyin naman natin kung bakit Romano ang nakadikit sa pangalan ng Iglesia Katolika. Ang pagiging Romano ng Iglesia ay kinilala na noon pamanguna sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma 1:8 ay sinabi niya ang ganito, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo para sa inyong lahat dahil ang inyong pananampalataya ay ipinahayag sa buong mundo. Ang pananampalatayang Romano ay hayag daw sa buong mundo. Malinaw na sinabi ng San Pablo. Ngunit ang iglesia ay nagsimula talaga sa Jerusalem. Ngunit hindi doon sa Jerusalem nagbunga
ang Kristyanismo. Hindi na recognize ang Panginoong Hesukristo sa sarili niyang bayan, mababasa sa Juan 1:11. Kaya may isang bansa na ginamit ang Panginoon upang mapalaganap sa buong mundo ang kanyang iglesia, at yun ay ang Roma. Mababasa sa Roma 1:7-8. Diyan po ay nakikita natin ang pagiging Katoliko at pagiging Romano ng tunay na iglesia. Sa Roma 16:16 ay ganito ang sinasabi patungkol sa iglesia. Ang lahat ng mga iglesia ni Kristo ay nagpapaabot ng pagbati sa inyo. Ang inyo na tinutukoy dyan ay wala ng iba kundi ang iglesia na kasapi sa Roma. Ito ang mga patunay na ang mga iglesyang bumabati sa Roma ay parte ng simbahang Katolika o laganap sa kabuuan, kaya tinawag na Katahulos, na ang ibig sabihin ay laganap. Una, ang iglesia sa Jerusalem na mababasa sa mga Gawa 11:22. Ang iglesia sa Antioquia na mababasa sa mga Gawa 13:1. Ang iglesia sa Cenchrea mababasa sa Roma 16:1. Ang iglesia ng mga Hintil na mababasa sa Roma 16:4. Ang iglesia ng Diyos sa Roma na tinutukoy mismo ng bersikulong ito. Ang iglesia ng Diyos sa Corinto na mababasa sa 1 Corinto 1:2 at 2 Corinto 1:1. Ang mga iglesia ng Diyos sa Galacia sa 1 Corinto 16:10. Ang mga iglesia sa Macedonia sa 2 Corinto 8:1. Ang mga iglesia sa Judea na mababasa sa Galacia 1:22, 1 Tesalonica 2:14. The Glorious Church na mababasa sa Efeso 5:27. Ang mga iglesia ng Diyos sa Laodicea na mababasa sa Colossians 4:16. Ang iglesia ng Diyos sa mga taga-Tesalonica sa 1 Tesalonica 1:1 at 2 Tesalonica 1:1. At ang iglesia ng Diyos ng mga taong hinirang sa Pilipos at Colossas sa Colossas at Efeso 1:1. Ang iglesia ng mga panganay sa Hebreo 12:23. At ang kabuuan ng mga iglesyang ito na tinawag na Iglesia Katolika mula sa Griyegong Ecclesia Katoles mula sa Griyego sa mga Gawa 9:31. Paglipas ng mahabang panahon ay maraming pagsubok na dinaanan ang iglesia. Isa na po dyan ay ang pagkakabahabahagi noon na binalaan na po ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Mateo 24:4-6. At dahil po dyan, para makilala ang tunay na iglesia, ay ginamit na rin ang katangian ng pagiging Romano upang makilala ang tunay na itinatag ng Panginoong Hesukristo. Ito po ay ang iglesia na nagbula sa Jerusalem ayon sa Galacia 2:1 na napunta sa Roma ayon sa Roma 1:15 at mula sa Roma ay lalaganap sa buong mundo. Kaya ngayon mga kapatid, alam na natin kung ano ang mga marka upang matukoy ang totoong iglesia. Alin nga ba sa libu-libong mga sekta at mga relihiyon ang nag-aangkin na merong mga palatandaan ng mga markang nabanggit? Ang sagot po ay walang iba kundi ang Catholic Church. Tanging ang Iglesia Katolika lamang ang nagdadala ng mga katangian at mga marka ng isang tunay na iglesia. Bakit? Sapagkat ang Catholic Church lamang po ang natatanging iglesia na maiuugnay natin pabalik sa mga apostoles. Ito lamang po ang apostolic sa lahat ng mga iglesia. Kaya't malinaw na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ang nag-iisang tunay na iglesia na tatag ng Panginoong Hesukristo mula pa noon hanggang sa panahon ng kasalukuyan. Maraming salamat at naway pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihan at mapagpalang Diyos. Magandang hapon po muli. Okay, so that
sa Brother Arch, no? Napaka-precise, direct ng kanyang pahayag patungkol sa True Church. At susunod tayo sa ating next speaker, si Sister Bem. Sis Bem? Yes po. Sige. Magandang hapon po. Salamat po Kuya Bro Rasha. Magandang hapon po sa lahat. Ako po pala si Bem Peñaflor Franco, isa sa admin po ng Ave Maristella Catholic Defender. Ang paksa na ilalatag ko sa inyo ngayon ay patungkol po sa True Church o ang tunay na iglesia. Ang ilalatag ko sa inyo ay patungkol sa banal na halik. Bakit banal na halik ang ilalatag ko? Dahil ang banal na halik ay may kaugnayan sa True Church. Bakit may kaugnayan ito sa True Church? Dahil ang banal na halik, ito ay sinaunang kaugalian ng mga sinaunang Kristiyano na dapat nagkakaroon ng banal na halik ang mga kapanalig mismo doon sa Roma na mababasan natin po sa Roma 16:16. Ating pong pag-aralan, ano po ba ang banal na halik na tinutukoy at sino po ang kumakatawan sa banal na halik na ito? At sino mang reliyon ang gumagawa ng banal na halik na hanggang ngayon sila ay matatawag na True Church dahil ito ay mababasa sa banal na kasulatan? Para maunawaan po natin, basahin natin sa Roma 16:16. Magbabatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. So, mga kapatid, ayon sa Roma 16:16, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Iba ang iglesia ni Kristo dahil ito po ay singular at ang sinasabi na sa mga iglesia ni Kristo, mga, ito naman po ay plural. Kahit sa Greek Bible, hindi singular ang pagkasabi sa Roma 16:16 kundi plural. Mababasa natin sa salitang Grego, ang salitang iglesia ay pasay to Christo, meaning churches all of Christ. So ayon sa aklat ng Iglesia ni Kristo na tatag ni Manalo noong 1914, ang salitang binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo ay para lamang iyon sa mga nasa loob daw ng kawan ng Iglesia ni Kristo na tatag ni Manalo noong 1914, which is mali po ang kanilang pag-unawa o interpretation sa salitang ito. Kung ang Roma 16:16 ay tuwirang tinutukoy dyan, yung iglesia na tatag ni Manalo, mangangahulugan na wala ng halaga ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ayon kay Pablo, sa Roma chapter 1 verse 7, sa lahat ng nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga banal, sumasa inyo nawa ang biyaya at kapangyarihan sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesus Kristo. So malinaw naman na ang sinulatan ni Pablo ay ang taga-Roma. Taga-Roma po. Ang sinulatan ni Apostol Pablo, hindi ang taga-Pilipinas. Hindi po iyan ang iglesia ni Kristo na tatag lang ni Manalo noong July 27, 1914 sa Punta Santa Ana sa isang naganap na pagpupulong. Ang sulat ni Pablo ay para sa taga-Roma, hindi po sumulat si Apostol Pablo sa Pilipinas at pinailbisi papunta sa Santa Ana, Maynila. Lalong hindi sinulatan ni Apostol Pablo si Felix Manalo dahil si Pablo po ay hindi Tagalog at lalong hindi siya Pilipino. Hindi rin ang iglesia na tatag ni Manalo ang tinutukoy sa Roma 16:16 dahil ang INC 1914 ay mga taga-Pilipinas at itinatag ito mismo sa Pilipinas. So mga kapatid, kung unawain natin mabuti, ang linaw na ang Roma 16:16 ay patungkol po ito sa taga-Roma at hindi po sa Pilipinas. So sino ba ang tinutukoy sa Roma 16:16 na binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo? Anong iglesia ba ang nasa Roma? Take note, di ba andun ang Vatican? So bakit nasa Roma ang mga? Take note po ito, mga. Ito po ay plural. Iglesia ni Kristo. Mababasa natin sa Matthew chapter 21 verse 43. Kaya sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos
at ibigay sa isang bansang magkakabunga. Malinaw kay Matthew na aalisin ang kaharian ng Diyos. Ang tinutukoy na bansa na alisa ng kaharian ng Diyos ay ang bansang Israel at ibibigay sa isang bansang magkakabunga. So, ano ang bansang magkakabunga na ito? Ang kasagutan ay mababasa natin sa Gawa chapter 23 verse 11. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Apostol Pablo at sinabi sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob. Nagpatutuo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem at ganyan din ang gagawin mo sa Roma." So, malinaw na ang bansang magkakabunga ay ang Roma. At ang sulat ni Pablo ay para sa taga-Roma lamang, hindi sa Pilipinas at hindi sa Punta Santa Ana na matatagpuan sa Maynila. At ang pahayag naman sa Roma 16:16 na magbatian kayo ng banal na halik ay para po sa mga taga-Roma at hindi para sa mga INC 1914 na tatag sa Pilipinas. So ayun sa Roma chapter 1 verse 8, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. So maliwanag po sa Roma chapter 1 verse 8 na ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Saan pananampalataya ba ang balitang balita sa buong daigdig? Ito po ay ang sa Roma na ang ayun nga po sa mabasa natin sa Roma chapter 1 verse 8. So ano nga bang pananampalataya na nasa Roma? Na ito nga po yung balitang balita sa buong daigdig. Andun ang ating Mother Church, ang Vatican. So ang One Holy Apostolic Catholic Church, ang pananampalatayang balitang balita sa buong daigdig na nasa Roma. Kaya malinaw, sa Roma 16:16, magbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Meaning, kayong mga taga-Roma na tinutukoy sa Roma 16:16, magbatian kayo ng banal na halik sapagkat binabati kayong lahat ng mga Iglesia ni Cristo. Hindi po ito tumutukoy sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Manalo. At ang Roma chapter 1 verse 8, ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Ho, ano nga po ulit ang pananampalataya na balitang balita sa buong daigdig? Ayun po sa Roma chapter 1 verse 8. Ito po ang One Holy Apostolic Catholic Church na nasa Roma 16:16 na tinutukoy at hindi po ang Iglesia ni Kristo na tatag ni Manalo. So, sana maging malinaw ito para sa ating mga kapatid na kulang sa kaalaman na ang banal na halik ay hindi tumutukoy po. Sa INC 1914, ito ay tumutukoy sa Katoliko. At dito po nagtatapos ang aking pagpapahayag tungkol sa banal na halik at maraming salamat po. Sister Bem, hindi daw parang LBC na from Jerusalem to Pilipinas. Na ano lang ako doon kasi meron siyang mga lugar na pinuntahan ba. Hindi siya parang gaya ngayon na a shortcut ba. So yan yung sinasabi ni Sis Bem. Susunod na magpapahayag si Brother Sanreo, Bro San. Sa'yo na to. Hello and hi sa lahat. Ako po si Sanrio, ang founder ng Ave Maristella Catholic Defender. Magandang hapon sa mga kasama ko dito. At isa din po ako sa kinatawan ng Templar of Truth. So hindi lang po AMS ang aking nasasakupan. Ako po ay nasasakupan din bilang isa sa admin ng Templar of Truth. So ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa True Church, no? So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Banata na natin sa intro. Bakit katoliko ang True Church? No? Bakit ba katoliko ang True Church? Unang-una, ang Iglesia Katolika ay hindi isang sekta. Kapag ang Iglesia mo ay nakarehistro sa sekta, hindi yan tatag ni Kristo. Bakit? Dahil walang sinabi si Kristo na ang Iglesia na kanyang itatatag ay dapat nakarehistro. Ikalawa, ang Iglesia Katolika ay isang relihiyon. Ikaw ay matatawag na relihiyon kung ang iglesia mo ay hindi nakarehistro sa sekta.
gaya ng mga relihiyong Islam, Hinduism, Taoism at Judaism. Hindi po sila sect registered. Ikatlo, ang Iglesia Katolika ay matatawag na true church dahil even sa world history, I repeat, even sa world history, ang Roman Catholic Church ay kinikilalang true church ng sandaigdigan. May katibayan ba si San Rio? Yes, meron. Una, Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985 states, "The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. Kalawa, Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions, 1999, page 932. "The Roman Catholic Church is a Christian church with a highly developed doctrinal and organizational structure. It can trace its history back to the original apostles of Christ in the first century." International Encyclopedia, Volume 20, page 520, "The Catholic Church was founded by Jesus Christ, who had twofold nature, being human and being divine." Ikaapat, dito tayo sa ikaapat, ang Iglesia Katolika ay true church dahil ang pananampalatayang Kristiyano, no, ng mga Katoliko ay laganap sa buong daigdig. Roma 1:8. "Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig." Gaya ng sabi ni Sister Bem, ano ba ang pananampalatayang balitang-balita sa Roma? Walang iba kundi ang Catholic Church dahil nandoon ang ating Santo Papa. Ikalima, sa ilalim ng relihiyong Kristiyano, tanging ang Iglesia Katoliko lamang ang may pinakamahabang panahon at taon na pagkakatatag ng Iglesia na isa sa nagpapatunay na ang Iglesia Katoliko ay true church. Remember, 1,989 years old na po ang ating simbahang Katolika. Ang Christianity sa Pilipinas, 501 years old. Ika-anim, ang Iglesia Katolika ay true church dahil tanging ang simbahang Katoliko lamang ang nasa ilalim ng pamamahala ni San Pedro. Kung ang iglesia mo ay wala sa ilalim ng pamamahala ni San Pedro, sulpot, peke ka. Bakit? Sapagkat kay San Pedro ipinamahala ang iglesia na kanyang itatatag pa ni Kristo. Ikapito, ang Iglesia Katolika ay true church dahil ang lahat ng ginagamit ng mga sulpot na sekta na Biblia ay binuo mismo yan ng Iglesia Katolika. Kung kayo ay true church, bakit hindi kayo pinahintulutan ng Diyos na kayo ang bumuo ng Biblia ng kanyang salita? Meaning to say, peke kayo. Ikawalo, ang Iglesia Katolika ay true church dahil ang Katolikong simbahan ay may sariling kalendaryo. Kung ang mga sulpot na sektang ito ay isang relihiyon, bakit wala kayong mga kalendaryo? Ang Islam, meron silang Islamic calendar. Ang Taoism, may Buddhist calendar. Judaism, may Hebrew calendar. Tayong mga Katoliko, we have, proud to say, Gregorian calendar. Kaya shout out sa lahat ng mga sulpot, lahat ng araw na kapanganakan ninyo, ang mga birthday nyo, mga sulpot na sekta ang nagbigay ng petsa ng birthday at kaarawan ninyo. Walang iba ang simbahang Katolika sa pamamagitan ng Gregorian calendar na binuo ng aming Santo Papa, Pope Gregory XIII. Mahiya po tayong konti. Ikasam, ang true church ay Iglesia Katolika lamang dahil kami ang tunay na mga Iglesia ni Kristo. Dahil hanggang ngayon, kaming mga Katoliko ay nagbabatian at patuloy na nagbabatian ng banal na halik sa Roma, Roma 16:16, gaya ng latag ni Sister Bem Peña Franco. Ngayon, dito tayo sa usapin ni San Ignacio, founded versus invented. Noong 107, sa dami ng mga nagsusulputang pagano, si San Ignacio ay binigyan ng pangalan ang isang iglesia na walang pangalan. May karapatan ba si San Ignacio na magbigay ng pangalan sa isang iglesia na walang pangalan? Si San Ignacio po, lingid sa inyong kaalaman, ay obispo ng Antioquia, kung saan unang tinawag na Kristiyano ang mga kaanib ng iglesia. Sa panahon ng sinaunang Kristiyano, meron po tayong tinatawag na tatlong hierarchy o pundasyon ng relihiyong Kristiyanismo. Ito ay tinatawag na Antioquia, Alexandria at Roma. Ang Antioquia ay matatagpuan sa Turkey, ang Alexandria sa Egypt at ang Roma ay nasa Roma. Ang Antioquia ay hindi na ngayon hierarchy ng Kristiyanismo dahil nasakop na ito ng Islam. Gayun din ang Alexandria na matatagpuan sa Egypt. Ang nakatayo na lang ngayon ay ang Roman Catholic Church
which is isa sa nasa ilalim ng Roman Catholic Church, ay ang Eastern Rite na tinatawag nating Catholic Orthodox. At sa Antioquia, na kung saan si San Ignacio ay obispo ng Antioquia, doon niya unang tinawag na Kristiyano ang mga kaanib ng iglesia. Gawa 11 verse 26. At nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon, nakasakasama ang iglesia at nagturo sa maraming tao doon sa Antioquia. Unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. So malinaw, si Ignacio bilang obispo at Kristiyano, tungkulin niya na pangalagaan at pakainin ang mga tupa ni Kristo. Bakit tungkulin ni Ignacio na pangalagaan at pakainin ang mga tupa ni Kristo? Dahil ito mismo ay inihabilin kay San Pedro na dapat din sundin ni San Ignacio na kanyang pinagpasahan ng otoridad pagdating sa pamamahala ng iglesyang itatatag ni Jesus. Dahil ang pag-aalaga sa mga tupa at pagpapastol sa mga ito ay mismong inihabilin kay Pedro. Tandaan po natin, no, mga kapanalig, si San Pedro ay unang santo papa ng Iglesia Katolika. Dahil ang iglesia na pinamamahalaan ni San Pedro ay Katoliko, Katoles, Kataholos, Universal, laganap sa lahat ng mga bansa. Mateo 28 verse 19. Kaya't humayo kayo, gawin niyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Si San Pedro ang spiritual father ng lahat ng tagasunod ni Kristo sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo. Kay San Pedro ipinagkatiwala ang mga susi ng langit. Siya ang keyholder and gatekeeper ng Kingdom of God. Ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang mga tupa kay Pedro. May mababasa pa? 121 verse 15 to 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo." Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat tatlong beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako. At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng mga bagay. Alam niyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Sa talata ng 1 ng aking inilatag sa inyo, ipinapakita dyan ang paghabili ni Kristo kay Pedro na pakainin at alagaan ang kanyang mga tupa. At ang mga tupa na pakakainin at papastulan ni San Pedro ay mga tupa na kasapi ng iglesia na itatatag ni Kristo, which is true. Ang mga tupa na aalagaan ni San Pedro na inihabili ni Kristo na bahagi ng iglesia na kanyang itatatag, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Bakit? Dahil si San Pedro ang unang santo papa ng Roman Catholic Church na siyang inutusan ni Kristo para pastulan ang mga tao dito sa lupa. Lucas 22 verse 31 to 32, magandang balita Biblia. "Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kayo tulad sa pag-alis ng mga ipa sa mga trigo. Subalit idinadalangin kita upang huwag manghina ang inyong pananampalataya at kapag nagbalik-loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid." So napakalinaw ayon kay San Lucas, dito natin makikita ang katatagan ng pananampalataya ni San Pedro sapagkat si Pedro ay idinadalangin ni Jesus na maging matatag para sa kanya upang patatagin din ang kanyang mga kapatid. Sa makatuwid baga, ang mga tupa na nakay Pedro ay inihain mismo ni Kristo na kanyang iglesia na itatatag at ipinalaganap at lumaganap sa lahat ng bansa na mababasa sa Mateo 28 verse 19. Kaya't si San Ignacio ay may karapatan na bigyan ng pangalan ang isang iglesia na walang pangalan, which is invented, not founded, dahil ang authority na tinanggap ni San Ignacio na obispo ng Antioquia ay may pahintulot mismo kay San Pedro na siyang keyholder at gatekeeper ng Kingdom of God. Gawa 1:20 verse 22. Sinabi pa ni Pedro, "Nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at wag nang tirahan ninuman. Nasusulat din, ibigay sa iba ang kanyang tungkulin, kaya't dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan siya'y isa sa mga kasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus hanggang sa siya ay inakyat sa langit."
So napakalinaw sa mga inilatag kong pahayag sa inyo na si San Pedro, nung siya'y namatay, merong sumunod o pumalit sa kanyang tungkulin bilang tagapamahala ng iglesia na tinatawag na Apostolic Succession o Papal Succession, no? Dahil malinaw sa gawa 1:22, ibigay sa iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya ang pamamahala ng Santo Papa sa Iglesia Katolika ay walang patid na ugnayan mula kay San Pedro hanggang sa kasalukuyang Pope na si Pope Francis, at ito ang tinatawag nating Magisterium ng ating simbahan. Mateo 28:20, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Tanging ang Roman Catholic Church lang ang may mailalatag na katibayan na si Jesus ay lagi nating kasama hanggang sa wakas ng panahon. Bakit? Dahil ang Roman Catholic Church lang ang may kakayahan na maipakita ang koneksyon at walang putol na succession of authority pabalik mula sa panahon ni Jesus. Kaya ang Roman Catholic Church lang ang true church na tatag ni Kristo. 266 popes! Walang patid, walang putol na succession mula kay Pedro na siyang unang Santo Papa ng Roman Catholic Church hanggang sa kasalukuyang panahon, Pope Francis, na umiiral ngayon. Etong mga sinasabi ng mga hindi Katoliko na sila ay Iglesia ng Diyos at Iglesia ni Kristo, hindi mismo galing ito sa bibig ni Jesu Kristo. Ito ay nanggaling sa bibig ni Apostol Pablo. Kaya kung sasabihin nila na sila ay tatag ni Kristo, hindi si Kristo ang nagsabi niyan. Sila ay tatag mismo ni San Pablo. Dahil si Kristo ay hindi nagbigay ng pangalan ng iglesyang kanyang itatatag. That's why San Ignacio invented the name Catholic Church, because the Catholic Church has no name. Isang pagpapatibay sa Mateo 16:18, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ang iglesia na sinabi ni Kristo ay walang pangalan. The Catholic Church has no name. Kaya ininvento ni Ignacio ang pangalan ng Catholic Church dahil tayo ay walang pangalan. At lagi po nating tatandaan, ang isang true church, dapat ikaw ang pinagmulan ng resources ng inyong pananampalataya, which is Bible, na ang nagbuo ay ang simbahang Katolika. Ang isang relihiyon, tunay na relihiyon, dapat meron kayong sariling kalendaryo, at meron din po niya ng Catholic Church, which is the Gregorian calendar. May mababasa po tayong banal na halik dito sa Biblia na kung saan ito ay kinaugalian ng mga sinaunang Kristiyano na dapat ito ay hanggang ngayon ay nagpapatuloy, at ito ay isinasagawa ng Roman Catholic Church. Ang dapat din po, kung kayo ay true church, kayo mismo ang sumakop ng Kristyanismo dito sa Pilipinas. Ang nagpalaganap ng pananampalatayang Kristyanismo dito sa Pilipinas, walang iba kundi ang Catholic Church. Even the Codex book, no, yung ginagamit nating libro na kung saan may front page, may back page, lahat ng mga libro na itsura ngayon, yan ay galing inspired by the Catholic Church. At ang unang gumamit ng Codex na yan, walang iba kundi ang Latin Vulgate, na kung saan ito ang kinumpile ng Catholic Church. Even yung Bluetooth na ginagamit ninyo, si Harold Bluetooth, this is inspired by the Catholic Church. Kung walang Catholic Church, wala kayong Bluetooth. Kaya po sa lahat po ng nakikinig na hindi Katoliko dito, ang si Iglesia Katolika, bukod sa paggamit ng banal na kasulatan, ang kayamanan namin pagdating sa kasaysayan, walang sino man sa inyo ang makakapantay at makakabali sa katotohanan. The Catholic Church is the true church, and this true church is founded by Jesus Christ. Ako po ulit si Sandillo, ang founder ng Ave Maristella Catholic Defender. Maraming maraming salamat po. Okay, so that is Brother Sandillo. Hanggang rasa, pwede ba mag-announce? Hingi lang ako ng sorry kasi akala ko 3 PM na. Sige lang. Bro. Ngayon. Sige lang bro. O, buti nandiyan ka. Okay, salamat. Okay, so dako tayo sa ating next presenter at napakaganda, napaka-aggressive at energetic din ng pahayag ng ating kapatid, no? So dako tayo sa ating isa sa ating hinahangaan, si Brother Ruel Tio ng Catholic. Bro Ruel, True Church bro. Ayun. Natawa ako dun sa Bluetooth. Babate ako doon sa ating mga kapatid na nandito ngayon sa ating talakayan. Naway ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumasa ating nawa lahat.
Nailatag po ng malinaw po at detalyado ng ating mga kapatid at natutuwa po kaming kinabroras na sa mga agresibong pag-aaral ng ating mga kapatid at parang wala na akong ilalatag. Ang gagaling at natutuwa po ang aking espiritu na may ganito na pong pamamaraan sa pagpapalaganap ng tunay na aral ng ating simbahan para makilala. Ito po ay lingid po sa ating mga kapatid na mga kulang ang pag-aaral sa pagkakatoliko nila. Kaya kinakailangan po sa ganitong platform at sa ganitong mga programa ay maturuan natin sila at ito ay available na sa ating panahon ngayon kung saan ginagamit natin ang social media. At nagpapasalamat tayo sa Bluetooth na ang siyang nag-imbento ay isa pong katoliko. At napakaganda po at hindi ko magagamit ang aking Bluetooth mic kung hindi po dahil sa katoliko. So mamalinaw po mga kapatid, ano? Sa mga nagginamit na mga talata ng ating Panginoon, ng ating mga kapatid, na talaga pong nagpapatunay, no? Dito lamang po sa Roma 1:8 ay nagsabi po ang ating apostol na kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat. Sino po itong kinausap niya? Bakit po may salitang lahat? Ito po yung mga nanampalatayang Katoliko, mga lingkod ng Diyos o mga miyembro. No? Napakaganda po kasi may tinutukoy po ang apostol sa kanya pong mga sulat. At sa uli pong sugnay ay ating mababasa na ang inyong pananampalataya ay sa Pilipinas lang, hindi. Sa Amerika lang, hindi. Saan daw? Bantog sa buong sanglibutan. Napakaganda po. Bakit bantog ang ginamit po ng ating mahal na apostol? Mababasa po natin, at ito po ang argumentong lagi nating naririnig sa mga tumututol. Mababasa ba ang One Catholic Church sa Biblia? Yun yung tanging tanong at hindi nila tinututukan yung Romans 16:23 na may nakalagay doon na Universa Ecclesia. Pero may mababasa nga ba tayo na salin ng Biblia na nagsasabi One Catholic Church? Ito ay napakarami na pong mga nagtanong sa akin. At kapag binasa ko, ang tanging masasabi, maling salin yan. At yan ay inyo dahil kayo ay inaangkin ang Biblia. Pero kapag ibinigay ko ang paraphrase Bible by Reverend Richard Baxter, isa pong Protestante, hindi po Katoliko. Kaya po nakakatawa, hindi nila alam yung iba't ibang salin na tayo naman po ay nagbabasa at mayroon po tayong mga Katoliko. Dito po sa John 10:16, malinaw po, verbatim, masusulat. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Dito po natutulala at nawawala pong kanilang espiritu kapag ito po ay binigay ni kapatid na Ruel. Pero po ang talata po, ginagamit ko lang, ay ang John 10:16 na paraphrase. Hindi ko po binibigay na paraphrase kung sino po ang author nito. Binibigay ko lamang to sa mga kapatid natin at mayroon pong nasusulat mula po sa Protestanting salin. So tungkol naman po doon sa mga kapatid natin na talaga pong ayaw na ayaw at allergic sa ating mga pag-aangkin na tayo po ay ang iglesyang itinatag ng Panginoong Hesus. Sa akin pong palaging sagot yan, isa lang. Kahit hindi ako gumamit ng talata at paikot-ikotin tayo, iisa lang.
Ano ang sagot ng ating kapatid na Roel? Ang tangi ko pong masasabi, dahil ito ay tinatag ng Panginoong Hesus. Bakit? Dahil sa anumang referensya, wala pong nakalagay na si Saint Ignacio o sino pamang mga karakter ng mga historian na siyang pumupuntariya, na siya ang nagtatag ng Iglesia Katolika, na ang Iglesia ang itinatag sa Mateo 16:18. Wala na pong ibang dahilan, mga kapatid. 2,000 years na buo na po at tumibay at naranasan na pong iba't ibang pag-uusig. Ngayon pa ba sa social media lang ang lumalaganap? Hindi po matitinag ang simbahan natatag ng Panginoong Jesus. Dahil ito po ay kanyang pinangakuan na kayo ay aking gagabayan hanggang sa kahuli-hulihan. Pero may naririnig tayo, mga kapatid, na nagsasabi, natalikod ang alin? Ang utak nyo? Yes. Ang utak nyo ang natalikod. Hindi po ang Iglesia ang itinatag ng Panginoong Jesus. Marami pong ginagamit na mga talata upang ipagdugtong-dugtong na ipakita na ang Iglesia ay natalikod o nawala. Pero ang sinasabi po ng mga kapatid natin, kaya po lumitaw uli. Sige, tanggapin natin na walang pagsasang-ayon. Tanggapin lang natin na walang pagsasang-ayon. Isa lang po masasabi, lahat po ba kayo ay matitrace kung sino ang nagtatag? Yes! Sino? Si Kristo. Sige nga, pakibasa natin. Google! Gamitin natin si Iglesia ni Google. Sino ang nagtatag at kailan na itatag at saan na itatag ang INC? Ayan. Pag nabasa, ang sinasabing dapat na sumunod lamang sa sinabi din naman ng Kristo na magpasakop sa mga pamunuan. Yon po ang kanilang matibay na ginagamit na dahilan. Unang-una po, yung talatang iyon ay tumutukoy po yon sa pamunuan na kung saan nasasakop ang Jerusalem sa panahon ng Panginoong mismo nung siya ay buhay pa. Ang tanong, kung ginagamit mo ang talatang iyon at sinabi ni Kristo na magpasakop sa mga pamunuan, bakit hindi pinarehistro ni Kristo mismo doon sa sumasakop sa kanilang panahon? Hindi, wala silang naisagot. Nga po ang tanging nila magagawa. So mali po ang pagkakaugnay. Bakit? Dahil po tayo po mga Katoliko ang siyang naghimay-himay, pinagbuhusan ng panahon. Halos 40 years nakatago ang alagad ng simbahan upang ma-translate ni Jerome ang kabuuan ng Biblia para po maging gabay ng mananampalatayang Kristiyano. Ikaw, 3 araw lang na nagkulong at hindi kumain, sigurado hindi normal ang utak mo, kaya naideklara mo na ikaw ay isang sugo. Diyos mio. Bakit nga ba kinakailangan magpasakop sa gobyerno ang lahat po na magtatayo ng kanilang sikta? Ano po ang dahilan? At bakit po may pangalan? Saan ka kukuha ng pangalan? Wala pong pinagkaiba pang nagtayo ka ng negosyo, mga kapatid. Gagawa ka na ng pinakamagandang pangalan upang sa pangalan pa lang ay kaaya-aya na doon sa mga nakakakita at tumitingin. Yan po ay tawag na business strategy. No? Gagawa ka ng gimmick para kabili-bili ang iyong produkto. Yan po ang paggamit ng mga kapatid natin na ang batayan ay Biblia. Sa alin? Sa nakasulat. Sa nakasulat. Bakit? Dahil po isa po sa mga requirements ng gobyerno ay magtalaga ka ng iyong pangalan upang ikaw ay ma-rehistro. Requirements ng gobyerno, hindi ng Diyos. Malinaw po. Pero bakit ang tanong, hindi na pa-rehistro
ang Iglesia Katolika. Bakit? Dahil po ang Iglesia Katolika ang siya mismong namuno upang maitatag ang mga kingdom o mga gobyerno. Kung kaya't po sa lahat ng kakristiyanuang bansa, ang tanging ginagamit sa panunumpa ay ang Bibliyang Katoliko na Latin Vulgata. Wala pong nakasagot sa isang talakayan po sa written na tinanong ko kung anong sali ng Biblia ang ginagamit na panunumpa, sabihin na natin sa Pilipinas. Salin ba ni Lamsa? Salin ba ng Protestante? O salin ng Simbahang Katolika ang Bibliyang pinanunumpaan ng mga kawani at ng mga opisyal ng ating pamahalaan? Bakit hindi Quran? Bakit hindi libro ng mga Buddhist? Dahil po tayo'y mga Kristiyano, at ang Kristiyano na siyang Katoliko ay dumating sa Pilipinas sa pamamagitan po ng mga taga-Italia na mga kaparian, kung saan po na-establish ang government sa pamamahala po ng Simbahang Katolika para maisaayos at mabigyan ng mga tamang kaalaman sa pagbubukid, sa pag-agrikultura, sa industriya, sa pinansya. Wala pong Iglesia ni Cristo, wala pong Jehovah, wala pong si Helen G. White dyan. No? Tangi po ang Simbahang Katolika ang nag-establish kung paano mayroon tayo kalago ngayon na isang tinatawag nating Pilipinas. Ang sinasabi naman, eh yan si Ignacio lang naman ang nagbigay ng pangalan. Iba pong pangalan, iba yung nagtatag. Pakigamit po ng tama pong argumento. Kasi po, ang Pilipinas, nandoon na ba nung hindi pa na-discover ni Magellan? Ang Pilipinas ba hindi ba existido nung unang panahon bago dumating ang mga Kastila? Nandoon na, ipinangalanan lang para ma-identify na itong islang ito ay belong sa Asian at ito ay may pangalang Pilipinas. Ganon din po ang Iglesia. Lumalaganap na po ang mga heretic. Mga heretic kung sumisira dahil sa pamamagitan ni Martin Luther. Kung kaya po pinagtibay ng konseyo upang ito ay ma-identify ng tunay na mananampalatayang Kristiyano na ito ang simbahang tatag ni Kristo. Wala pong problema sa pagpapangalan. Hindi po nawawala ang espiritu at diwa ng nagtatag ng simbahan. Yan po ang malinaw. Dahil kung sa panahon ngayon ang gagamitin mo lamang na simbahan na pangalan ay nakasulat sa Biblia, abay matakot ka. Bakit? Eh kung walang Biblia ang na-compile, saan ka kukuha ng ipapangalan mo, tare-rehistro mo? Eh di ang magiging ang pangalan ng iyong iglesia ay Iglesia ni Kopong-Kopong, Iglesia ng taga-Bulacan, Iglesia ng mga taga-Apalit, Pampanga. Kaya nga hindi lagay na Iglesia ng Punta Santa Ana. Bakit? May nabasa si Felix Manalo eh. Napakaganda. At unang ipinarehistro sa panahon po ng gobyernong kasalukuyan ay ang namamahala ay ang mga Amerikano. Kung kaya po ang nailagay po nila, letter K sa Iglesia ni Cristo. Bakit po? Existido na ang letter C na English word na Christ o Kristo. Hindi niya pwedeng gamitin. No? May basihan po ang pagtatatag ng sekta po sa mga sektang magpaparehistro. At yung rehistro o ang sekta ay inadapt lamang natin doon sa panahon ng Commonwealth kung saan po pinagtibay ng Amerikano at ng Pilipinas na sa pansamantala ito ang gagamitin natin para sa mga korporasyon na mga maliliit at malalaking kumpanya na magtatatag ng kanilang
negosyo. Kung kaya ang kanilang pangalan sa dating ng dulo ng kanilang pangalan ay may nakasulat dapat na requirements na INC o corporation. Bakit ngayon natatanggal? Dahil inallow na po niya. Pero labag yan dapat sa batas. MCGI. Dapat nawala yung corporation. Seventh-day Adventist. Bakit nawala yung incorporation? Inallowed na po yan. Na pinayagan dahil ito ay mga pang-religious na usapan na lang. Kung kaya may isa tayong pastor na tinanong ko, Pastor, ilan po ba ang nakareserba bukod sa principal mo na pangalan? Ilan po ang dapat requirements ng iyong reserbang pangalan? Ay hindi ko na po natatandaan. Pero mayroon po. Meron. Ayan. Kasi kung sumablay ang unang pangalan sa iyong pagre-resto na ibibigay sa sect, after 6 months, re-revisahin nila kung may mag ipapapublic ipopost kasi nila yan sa public through sa media or sa bulletin or sa mga pahayagan. Kapag wala po, maaari kang aprobahan sa unang mong pangalan. Pero pag wala at pag may tumutol, yung pangalawa mo pong reserba na pangalan, yun po ang gagamitin naman at ipapublish nila uli yan. No. Kapag may tumutol at magkaugnay at mas may nauna sa inyo, yung pangatlo mo naman po. Kung kaya po ang MCGI ay may 5 rehistro sa SEC na reserba. So makikita natin kapatid kung sino nga ba talaga ang tunay na nagtatag ng mga sektang ito. Sa atin wala tayong question. Ano mang gawin nila, hindi nila matitibag. Biblia, kasaysayan, kasulatan, hanggang sa panahon na to. 2,000 years na po tayo. Pilit nilang ginigiba. Dinudurog. Pero sino ang lumalabas? Nagiba sila. Dahil wala silang basyan. Dahil sila ay mga tatag ng tao na naparehistro sa batas ng tao. Kung kaya't ang kanilang basyan ay ang nakasulat na dinampot sa Biblia kung kaya napangalanan ang kanilang sikta. Pero tayo hindi. Tayo ay malinaw na isa lamang ang ating batayan kung bakit tayo may simbahan. Ito ay itinatag ng Panginoong Isos sa kanyang espiritu, sa kanyang diwa, maging sa kanyang dugo at buhay. Kung kaya hanggang ngayon, nandito pa rin ang simbahang Katolika na pilit ginigiba at hindi magigiba anuman ang gagawin nila sa kanilang paninira. Thank you, Bro Rasya, sa inyong lahat. Thank you. Okay, maraming salamat, Bro Roel, no, sa kanyang pahayag. At meron nga akong naalala dyan sa sinabi mo na meron nagtanong sa akin na bakit daw yung Katoliko hindi daw narehistro sa mga gobyerno? Eh, sa kanila kasi narehistro, sabi ko, maghintay na lang tayo ng second coming, mga bro, tapos tanungin natin si Jesucristo kung ipaparehistro ba niya yung Katoliko. abang-abang kayo mga kapatid dyan na mga na-rehistro kayo, no, sa Pilipinas. Sa second coming, tanungin natin si Jesus kung i-rehistro niya yung Catholic. So, sunod natin yung magpapahayag, si Brother Junril, bro. Banatan mo, bro. True Church, bro. Okay. Ang ganda ng ano, no, mga welcome presentation nila. So, sa akin naman, ano, so, sa True Church, may tinatawag ako na Catholic verse finder. So, sa Church founded pa lang, malinaw na talaga sa legit source, maski sa Google, wala talaga silang may tama yung mga sekta or denomination na sumulpot sa mundong ibabaw. No? Parang kabuti ba? Yung, alam nyo yung ihi ng aso. Basta na lang sumulpot kung saan. So, titingnan mo sa ano. Ano lang. So, pag tinignan natin, Church founded by God. Una nating reference dyan, kinote ni Bruno, Kuya Roel kanina, si Google, si Mr. Google. Pagkailin na, pag sinesearch mo doon, Church founded by Jesus Christ or God. So, nandun na ang authority ng simbahan.
ng founded. Pag sa kanila, church founder founder by sa kanila, Alex Manalo, Elis Soriano. So, napaka-impostor. Napaka-impostor talaga na nagamit din nila ang church sa magitan ng hak-haka ng kanila. So, sa Bible, ano, Bible probe ko sa Catholic verse, Catholic verse finder. So, sa church founded by God, so, yun na nga, Matthew 16:18, upon this rock I will build my church. Matthew 18:17-19, refuse listen to church. So, kailangan makinig ka talaga sa simbahan kasi mismo ang Panginoon sa Kristo, sinasabihan talaga niya ang kanyang mga disciples at that time. So, Matthew 28:18-19, baptize all nations. So, lumaganap. So, makita mo naman sa mga history, ang lumaganap talaga, ang Catholic Church, hindi may tinggi lang. Kahit sa mga Muslim country, walang ibang simbahan ang nakatayo. Kundi, ang katapat ng Muslim ay ang Catholic Church. Walang mga impostor at church na nagtatayo. Walang ka makikita doon sa mga Muslim country. So, linaw sa 16, sa Matthew 28:19, all nation na tayo. So, sa Mark 16:15-16, proclaim gospel. So, kung makita nyo ang doktrina ng simbahan sa Catholic Church, mostly talaga sa doktrina, gospel teaching. Diba? So, mga hiwaga ba? Na minsan paisip ba? Saan galing aral na to, di ba? Yung mga ganun na teaching ba sa simbahan. So, makikita mo talaga kung sino ang tunay na simbahan. So, yun sa sa Luke 10:16. Ito nga yung sinasabi ko na mga Catholic verse finder ko sa kung paano ko itayo ang isang tunay na simbahan. So, sa Catholic mo lang makikita. So, sa Luke 10:16, whoever hears you, hears me, reject you, reject me. So, makikita mo sa mga blown na mga Protestant, nireject nila ang true church, ang simbahan natin. So, wala tayong ano dyan kasi may sinabi naman talaga ang Pinus-Christo. Whoever reject you, whoever hears you, hear me, reject you, reject me. So, nireject nila ang simbahan ng Panginoong Kristo, nireject din nila ang Panginoong Kristo. Diba? Yung mga common sense thinking ba, na dapat nilang pansinin sana sa kanilang mga kaisipan. Mali, tawag ito, sa atin, malinis na kaisipan. Sa kanila, malibog na kaisipan. So sa John 16:13 naman, Spirit of Truth will guide you all the truth. So kung makikita mo, marami ang dogma, compare mo sa Bible, dogma, doctrines, makikita mo talaga ang spirit of truth. So, saan mo ba makikita? Sa mga pastor? Sa mga nagtayo ng mga sekta? Hindi. Kasi ang spirit of truth, maraming mga evidences niyan, mga secondary evidences na magpapatunay na nasa kanya talaga ang claim ng tunay na church. So, sa ano, Timothy 3:15, church is foundation of truth. So, doon, sa sulat lang ni Pablo, foundation na talaga of truth. Na wala pa man, hindi pa man dumating ang mga nagsintayo ng mga church kuno eh, nasabi nila, sila na yung tunay church, pero kung iti-trace back mo, mga 18th century lang, nagsilitawan sila, 18 to 19. So, nauna pa si Magellan, 15th century, nauna pang si Magellan sa kanila. So, sasasablay pa din sila kung ititrace pa. So, yun yung ano, mga verses ko sa church founded by God. So, sa sunod naman, ano, church is the body of Christ. So, Colossians 1:18, He is the head of body, the church. So, dito, may sa analogy ng sa kaisipan ng mga sitayo ng simbahan, sila yung body ng church. Pero kung titingnan mo, ang body of church, yan yung na-established na simbahan o iglesia. At nasa loob lang tayo. Ang tamang termino talaga niyan,
nasa loob lang tayo ng kanyang katawan. Pero may ini-establish talaga siya na katawan, yun yung simbahan. At yun yung sinabi niya kay Peter. Bindo, hindi pinangalanan ka agad. So, makikita sa aral kung kailan pinangalanan. So, may mga saint tayo na habang pag-alis ng Panginoong Jesucristo, magpapatuloy dyan. At walang pagputol-putol dyan. Mali yung sinasabi nila. Tumalikod daw ang iglesia, no? Sila ang tumalikod. So, yun na, Church is the Body of Christ. 1 Corinto 12:20-27, Christ's body. So, ang malinaw, ang body, kanya katawan. At siya yung hulod. So, talagang, ang katawan na yan, ang body na yan, yan yung pundasyon talaga ng mga apostol. Building talaga yan, yung sinasabing katawan. Build talaga, build. Hindi na pwedeng build ang tao. Di ba? Kung titingnan mo na lang sa grammars, build, mean to si build, nakagamit siya, gumagamit siya ng materials pag sinabing build. Kasi kung ikakapit mo ang build sa tao, hindi naman materials yan, tao. Diba? Kaya pag sinabing build, ang mga equipment talaga, mga materials talaga. So may mga materials bago ma-build. So mga maling ano nila ba, analogy nila. So sa 1 Corinto, 1 Corinto 12:27 yun na, Christ's body. So Ephesians 5:30, we are the member of his body. As ibig sabihin, ang tao member sa kanyang katawan. At ang katawan, yun yung pundasyon nga ng mga apostles. So building. Nasa loob tayo ng building. Ang example niyan, sa bahay mo, di ba? Ngayon, baliktad sa kanila eh. Ikaw ba nasa bahay mo? Ang bahay mo nasa sayo ba? Hindi. Nasa loob ka ng bahay mo. Common sense thinking lang, di ba? Sa pagkatao mo nga, may bahay ka nga. Ibig sabihin, ang katawan, building talaga. Build talaga yan. May constructive material talaga yan. So sa kanila, binaliktad nila po na, sabi nila, ako itong katawan. Nasa loob ka lang, ang tamang term na yan, nasa loob ka lang ng katawan. Ang tawag niya kasi, kung sabihin mo kasi ikaw yung katawan, pamumusong yan eh, sabi ng Espiritu, kasi ang Panginoong Jesucristo ang katawan. At siya nga din ang ulo. Diba? So, pamumusong yan. Yan yung mga dirty tactics na ginagamit ng mga evil spirit. Kaya ingat sa mga ganun. So, dito naman sa Roma 12:4-5, one body of Christ. So, pag sinabing one body of Christ, one church lang yan. One building yan. Eh, anong ginawa nila? Nag-build sila ng iba. Nag-build, etc. Umabot hanggat ilang libong umabot na nasikta. Diyan mo mga trace na maklim mo talaga. Kahit isang palmo pa sa kanila, sabihin mo sa kanila, piki talaga kayo. Hindi naman kayo ang mga pundasyon of apostles. Yan yung church is the body of Christ. Then, Unokorinto 6:15, bodies, member of church. So, napakalinaw ang description niya. Ang mananampalataya, nasa loob lang ng kanyang katawan. So, nasa loob lang kanyang building. Hindi, baliktad sa kanila eh. Sila yung building, sila na din yung nasa loob. Kumbaga, not systematic thinking or progressive. Hindi hindi systematic na pag-aaral nila sa claim nila na sila yung true church. So, church, ito naman, pangatlong ano ko, church must be one. John 10:16, one fold, one shepherd. O, kita mo. One fold, one shepherd. O, napakalinaw. Isa lang shepherd. At yun na nga sa atin, yung poop natin. So, mamaya pupunta din tayo sa succession. So, yun na yung poop natin. So, maraming lumabas nga kasi hindi natanggap yung apostolic succession. So, ayan, dumami sila. Sa paglabas nila, dumami din sila. Diba? Sa John 10:16. So, sa Ephesians 4:3-6, one Lord, one faith, one baptism, one God,
one God of God and Father. So one Lord, one faith, one baptism, God and the Father. Now, titingnan natin sa baptism. Galing sila sa Katoliko, nabaptize na sila. So nag-proceed sila sa second baptism nila. Sa ibang sa tingin nila na ano, yun yung tunay na church. No. Labag na sila sa kasulatan. Labag na sila sa kautusan, labag pa sila. Labag sila sa kautusan at lumabag pa din sila sa kasulatan. Yan yung mga miss ano nila. So Roma 16 create these missions. So sa 1 Corinto 1:10 urge there behind the division, no division. So walang pag-divide ba sa zero sa kanila, grabing mga pag-division sa kanilang ano, umabot na sila ng ilang libo. So yun, Philippians 2, some mind, united heart. So some mind, united heart. So nag-iisa tayo sa isang puso, some mind, pero united heart, nag-iisa sa isang puso. So ang connection din niyan yung ano, yung tree of life. May study din ako diyan about sa tree of life, na tama talaga siya sa claim as the true church. Yung tree of life, tree of knowledge. So yung prophecy na yon about sa Old Testament yon, tatama talaga sa true church. Na siya nang umiiral ba? Siya nang nasa kanila yung management. So marami pa dito ng verses, so lalagyan ko nan. Ito naman, church is apostles. So John 15:16, Jesus chose apostles. So napakalinaw. Nagpili talaga ang Panginoon Jesus Kristo ng mga apostles para yun yung pundasyon ba. So sa John 20:21, Jesus gave him mission to apostles. So sa Luke 20:22-29:30, Jesus gave king kingdom. Matthew 16:18, build a church on pities. So sabi niya, we will build a church. Kung ano yung salita ng Panginoon Jesucristo, ganun din ang salita. Ang pag-unawa kasi doon sa 16:18, I will build my church. So kung titingnan mo yung John 1, from the word to place. So pagpalagay natin ng Panginoon Jesucristo, yung word. So kausap niya si Peter. So si Peter yung katawan. Diba? So napakaganda ng ano, ng nasa tama ka talagang pag-unawa ng about sa iglesia, kasi malinis talaga ang mga ano. So tingnan mo, I will build my church. So sabi ng John 1:14 na verse, the word become place. So siya yung ang word, ang Panginoon Jesucristo. So ang place binahagi niya sa ang katawan, binahagi niya sa kanyang disciples na si Peter, di ba? So si Peter din pamana yan eh, binahagi din niya sa kanyang kasamaan. So, siya yung head sa mga apostles. So ang mga mga apostles naman, binahagi nila din nila sa mga kalikupan, sa mga tao, di ba? So pamana yan. So yan yung succession na ano, hindi lang sa pagkapop lang, pati din sa loob mismo ng katawan. So pamana-mana din. Katulad din ng mga parents niyo. So irritance by faith. So by blood irritance diyan. So yun. Luke 22:29-30, Jesus give kingdom. So ang pamana sa atin yung kaharian. At itong kaharian na to, hindi to matutunaw kailanman. Mapahibin and hurt ang kaharian na to ay pinagmana na talaga ng Diyos. So saan ba pinagmana? Doon sa may connection sa Diyos. So Matthew 16, build. So John 10:16, shepherd Christ. Luke 22:32, so John 21:17, Peter appointed by Christ. So napakalinaw. Then Ephesians 4:11, church leaders. So sila mapansin mo sa kanila, isa lang yung leaders. Siya yung sa kanila, siya yung founder, siya pa yung leaders. Diba? Pero dito sa ano, sa Ephesians 4, church
church, one word and church, one word. So leaders with S eh. So maraming sa simbahan, scattered siya. At ang simbahan na yun may mga leaders na ano, mga bishop natin, mga pare, di ba? O ganun lang yun. Ano pa ba? 1 Timothy 3:1, then 8:5-10, identities, identifies bishop, priest. So napakalinaw, 1 Timothy 3:1 and 8:5-17, identifies bishop, priest. So napaka sila sa kanila, itanong mo sila, ganito mayroon ba kayo? Oo. So secondary business mo. Ito ang yung talata, sinisecured mo lang ba? Na dinadaan mo sila. Logic na tanong mo ba? Kung sasagot sila ng paiwas, eh, labag na sila sa ano, sa kasulatan at labag na sila sa kautosan. So, identifies bishop priest. So, sa Tito naman, 1:15, commercials for bishop. So, sa kanila, wala ka talaga magkita lang. Siya na founder, siya pag pastor, diba? Walang ganun sa kanila na movement ba about sa church. So, dito naman, church authority, ito na nga, 18:20, John 20:23, 1 Corinthians 11:23-24, so marami pa dito. So, ang ano dito, ang sa may tatlong ano tayo sa church authority, sila si ano, Saint Irenaeus at saka si Eusebius at saka si Saint Augustine. So na ano talaga yan sa history pa. So church infallible. So guided by John 16:13, guided by the Holy Spirit into the truth. So sa John 14:26, Holy Spirit to teach and remind them of everything. So locked in, speak with Christian. So dito maraming verses akong backup dito. So dito naman sa church is perpetual. So ito na sa Isaiah 66:6-7, a Christ government there will be no end. So walang katapusan ang kanyang pamamahala, sa pamamahala ng Panginoon, o yung kanyang kapamahalaan. So sa Daniel naman, God's kingdom shall stand forever. So prophecy sa Daniel na talagang ang kaharian niya, ang kingdom niya, tatayo yan. So yan yung, kung titingnan nyo sa issue ng mga SD, palagi nilang kinukot yung Daniel, prophecy na Daniel. Gusto nilang i-claim na sila yun eh. Pero yung prophecy ng Daniel na yun, tumama talaga yun sa Catholicism or Catholic. So ito, no end of the Christ, Luke 1:32-33, no end of kingdom Christ, Matthew 24, Jesus like a wise man who built his house on a rock. So napakaganda. Si Panginoon Kristo ang rock, si Peter tinawag din rock. So kung titingnan mo yung cornerstone, so ang titingnan mo, tatayo ko ng bahay, ha? Ganito yung shop, tatayo ko ng bahay, lalagyan mo ng apat na corner. So kung titingnan mo mga old church dati, bago nila na matayo ang building na yan, tatayo sila ng tawag na four corners. At yung mga haligi na yan, may mga siguro hindi na alam to ng mga ano, may nilagay sila dyan sa mga haligi na yan, ng mga I think dati alam ko, pagkakalam ko, mga Latin prayer words, ano pa ba, glory, pasa yan yung bago nila i-build ang simbahan. Hindi na alam ng mga ano na, at wala sa gawain ng pastor. So ito sunod naman, premise of pities, yan na nga, 16:18, then Matthew 16:19, give the key kingdom of four kingdom power. Peter faith, Luke 22:32, Peter faith, John 21:17, sheep shepherd. So Mark 16:7, resurrection to Peter, to Peter's.
So, pinapaalam doon pa rin yung Kristo kung paano siya mabuhay muli at paano niya i-build yung church. So, yung kay Solomon kasi, natuloy lang doon na talaga yung ano, in the time pa sa Temple of Solomon. Pero, may pagbabago lang sa pang pag-manage o pang pamahala ng church. So, from sa kung titinan mo yung sa doktrina ng pagtutuli or baptism, from physical na ano, so to spiritual, ganun ang clue niyan eh. So ano pa ba dito sa akin, apostolic succession ito na yun, hanggang sa apostolic succession lang yun ano, na documentary na ano ko at gali porte ano to sa Catholic Finder, hindi ko natapos yung ano. So sa apostolic succession, so ayun na sa Episode 2:20, Episode 4:11, ano ko rin to tips. So yung successful na Timothy of course. Pero sa verse, kailangan mo talaga ng malalim na para pag-aaral para maitindig mo talaga yung apostolic session at gamit ka ng backup na historic history. So yan lang sa akin, bro Rasha, salamat. Okay, so that is a Brother Junril, no, ng Templars of Truth. At syempre, dako na tayo kay Professor Nash, bro. True Church, yan bro. Yan na. True Church. Ganda yung masinabi nila kanila. Actually, nag-post din ako nung ano eh. Yung about sa kay Bluetooth, no, naasar ko nga sila eh. Yung mga ibang sekta. Actually, si Bluetooth isa hari yan. Hari yan na nag-unite sa dalawang kingdom, no? Unite na, he is a Viking, no? First Viking king na naging Catholic na si Bluetooth. Yan. So, pinag-unite niya yung dalawang kaharian, no? Yung dalawang city, pinag-unite niya. That's why, yung pag-unite between the object, no, may cellphone to another cellphone, no, yung bridging, no, at pinangalanan siyang Bluetooth, no, eh nagmula yun sa isang Katoliko. So it's a nice trivia para sa atin, no. And anyways, True Church, yes, we are the True Church. The Catholic is the True Church, and no other than, alam naman natin, no, when it comes to liturgical practices, no, yung pag-interpret ng mga verses sa Bible, no, ang strong Protestants, no, they become Catholic. Why? It's just because they study yung tinatawag ng mga passages, no, why nagkaroon ng Kristiyano. And the more they dig the history of the Christianity, no, the more the answer they get that the Catholic Church, no, is involved in that history that they reading, no. So yun yung church. And how come that the Catholic Church become the body of Christ? Bakit tinawag siyang body? Same as thing as Adam, no? From his body, no? From his side, no? Which is sa Genesis kasi, no, nakalagay side, pero in Hebrew, no, is sela. Nang ibig sabihin sela, which is side, no? From his body and his side, no, nakuha doon si Eve, no? And from his body, no, from his blood, no, na-produce niya yung church, no, that is Christ. That's why Christ become the new Adam, no. And this church, no, it should be, no, kumbaga yung tiyatag na malinis, no, walang bahid dungis, no. So hindi na to mababahiran ng dungis tong church na to, no. Hindi to yung kagaya nung Eva na nabahiran ng dungis noon, no? Kundi ito na yung church na everlasting. That's why ang Diyos, no, nagbigay ng covenant sa Israelita dati, pero ang Israelita, no,
eh, tumalikod doon sa covenant. Nagalit ang Diyos noon, pero although galit ang Diyos, still mahal sila ng Diyos, pinababalik sila. No, then later on, ang ginawa ng Diyos, no, mag-i-establish siya ng everlasting covenant. Ibig sabihin, walang hanggan na yun, everlasting. Kung ang covenant na i-establish ni God is everlasting, so as the church should be everlasting as well. Dapat ang church din na i-establish ni God para doon sa covenant niya is everlasting. Tama? So, nag-establish si Christ ng everlasting covenant, no? Doon sa church niya everlasting. So, paano mo malalaman na ang church niya is everlasting? Ano sabi niya sa Matthew 16:18? No? Sa Matthew 16:18 sabi niya, I will build my church and the gates of hell shall not overcome it. Walang makaka-overcome. That is to indicate, that's indication that the his church is everlasting. Walang makapananaig dyan, no? Sa church na yan. Hindi niya matitibag yan. No? So, kaya hindi natin pwede sabihin na ang church na talikod, nawala, no? Nawala yung aral. Kaya pag pumupunta sila sa natalikod portion, ang mga kaibigan natin medyo na nadidefocus. Halimbawa, tinatanong ko anong taon natalikod, di ba? Sasabihin nila nagkaroon ng inquisition. Okay then, inquisition. Anong taon nagkaroon ng inquisition? Sino yung na-inquisis? Kasi sabi nila, hindi, pinatay niyo yung mga tunay na Kristiyano. Yeah. Okay then, kung kami ang pumatay ng mga tunay na Kristiyano, anong taon to? Yeah. Anong taon nagkaroon ng inquisition? Sino yung in-inquisis naming mga Kristiyano? Kung tunay na Kristiyano to, kaanib nyo ba sila? Yeah? Pero mapapansin mo, inquisition, puro Catholic. Hindi sila. Yeah? So, doon lang tayo sa ano, reality. Reality check. Yeah? So, inquisition-wise, wala. No? Walang inquisition na naganap doon sa part nila. For example, yung sinasabi nila sa Cathars, no? Yung Cathars, mga Manichaeites yan, mga Manichaeism, di ba? Still, they're Catholics, yeah? Hindi yung part ng, ano nila, ng kanilang belief, no? Kagaya ng belief ng mga nag-aangkin natin dyan na mga ibang, mga kaibayo natin, no? But yet, dahil mahal sila ng Catholic Church, no? Pinipilit silang i-embrace, no? Bumalik kayo. Gaya ng prodigal son, no? Na pinababalik sila. So, ganun yung nangyari. So, for me, no? Catholic Church really nailed it. No? Catholic Church lang yung bukod tanging nagtuturo ng mga ancient teachings. For example, yung mga atonements, no? Yung atonements natin gaya ng yung natawag nito yung breaking of the bread, that is one of the atonements, no? Na ginagawa ng mga Jew during their time, yeah? Na naghahati-hati sila ng tinapay din sa panahon ng mga Hudyo, no? Kumakain sila ng tinapay, so meron silang worship, no? Through means of bread sa panahon ng mga Jew. Diba? So, that's the reason why ang mga kaibayo natin, yung mga ngayon lang nagtayo ng kanilang pundasyon, no? Eh, hindi nila maintindihan kung ano yung practice ng Catholic Church. Bakit? Kasi we are very ancient. Yung mga practices natin, yung mga liturgical exercise natin, is very ancient. That's why ang mga modern, no? Yung mga modern na Christians ngayon na nag-establish ng kanilang mga samahan, eh hindi naiintindihan kung ano yung meron sa atin ngayon. Dahil yung sa atin is very ancient, no? Yan yung reason kung ba't hindi nila mag-guess at hindi nila maintindihan, no? So, that is the salvation, no? Yung ginagawa natin ngayon. Yan yung salvation na ibinigay sa atin ni Christ. Yeah? So, kaya para sa akin, masaya ako, no? We become Catholic, no?
At yung mga bato, clarify ko lang, binabato tayo ng mga salita na hindi kasi hindi naman sa inyo yung Bible yung pinapatay niya si Tyndale, no? Si Tyndale is a Catholic, si ano Catholic din, no? Si pala nito. Si Luther. Kiroy mo. Gamitin ko ang logo mo. For example, ha, tabi-tabi sa Iglesia ni Cristo. Gamitin ko yung logo ng Iglesia ni Cristo. No? Tatayo ako ng sarili ko sekta. Pero hindi nila ako. Ano. Pero gamit yung logo nila. Technically, didimanda nila ako. Diba? Bakit ngayon gamit ko ang Iglesia ni Cristo na talata? Bakit hindi nila ako madimanda? Why? It's just because this verse, no, hindi kanila. Sino lang ang bukod tangi nakapagdemanda sa panahon noon na gumamit ng Biblia? Diba Katoliko? Diba? Dinimanda nila si Tyndale. Diba? That is to indicate, no? That is to show us na ang Bible, no? Is pagmamayari ng church. At ang church na to, that is the Catholic Church. Wala nang iba. No? So masaya, no? Masarap maging Katoliko. So hindi ko napabahin kasi ayoko din maging redundant, no? At doon naman sa pagtatayo kay Pedro, no? Kay Pedro nung sinabi na upon this rock I will build my church, no? And I will give you the keys and the kingdom of heaven. Yung keys na 'yon, no? Kasi sabi whatever you bind, no? Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. No, bind and loosing. Actually, ginagamit yan ng mga Jew, no? Yung salita na yun, ginagamit yan ng mga Pharisees na sa Hebrew, no? E asar wihitir. No? At sa Aramaic naman, asar wishira. No? So, na ang ibig sabihin ng bind and loosing sa nila, yan yung pagsasaayos ng doktrina. At yung gumagamit ng bind and loosing, no? E ang tanging mga high priest. No? Okay. Kaya si Pedro sa Catholic Church ang aral natin, si Pedro is our high priest because siya yung binigyan ng bind and loosing o yung asar wihitir. Na indication niya na siya yung high priest. Na parang sa panahon natin ngayon, hindi mo na kailangan pa magbasa. Dapat mababasa yung salitang stop, no? Sa mga traffic road, no? Dapat may stop ka mababasa para mag-stop ka, no? Hindi ganon. Sa traffic road, no, makikita mo, makita mo lang yung red light, automatic stop ka. So ganon ang ginawa ni Christ, no? Dahil pinakikita ni Christ doon, no? Automatic, si Pedro, isa high priest. Ang sarap ng, at ang ganda ng aral ng Simbahang Katoliko, no? Napaganda, aralin niya yung history, aralin niya yung kostumbre ng mga Jew, no? That's why tayo mga sinaunang Kristiyano, no, mga Jew, yan ang mga sinaunang Katoliko, no. At sa panahon ni Ignatius, no, si Saint Ignatius, no. Hindi lang siya yung nagpangalan, no. Actually ginamit ni Ignatius yung term, no, yung term na Catholic, no, para i-address do sa mga fellow Christians, fellow bishops niya around the world. And that was during his captivity, no, Ignatius. So yun ang ginawa ni Ignatius, no. So kaya wala tayong mababasa na si Ignatius siya yung nagtayo ng iglesia noon. Ano. Kasi, di ba, according to the tradition, especially ng Coptic Church, no, at ng Byzantine, no, bago si Ignatius umupo, si Evodeus muna. And si Evodeus is a Catholic. So, paano natin i-reconcile yun kung ako Protestante? Yeah. So si Evodeus is a Catholic. So may hirapan silang i-reconcile. So anyways, True Church, marami pa akong gusto sabihin pero I think
enough na muna to, no, for now, kasi maganda naman yung sinasabi ng mga kaibigan natin, mga kapatid natin. Maraming salamat, Uncle Rasyan. Nandito lang ako. Okay, at that is Professor Nash, no? At ang panghuli ay ako, syempre magpapahayag ako patungkol lang dito sa specific na topic, kung paano nakarating yung tunay na iglesia patungo sa Pilipinas, no? Na binabanggit nga at nadinig ko kanina sa isang kabataan dito. So paano nga ba nakarating sa Pilipinas, kung ang inyong iglesia ay nag-shortcut at hindi siya dumaan sa mga bansang ito, paniguradong peke ito. Dahil ang tunay na iglesia ay from Jerusalem, nakapunta ito sa Roma, tapos nakapunta sa Espanya, at nakapunta sa Pilipinas. Ayon sa Biblia, siyempre. So, unahin natin yung patungkol sa Jerusalem. Sabi dito sa Gawa 6:7, patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at tumami ang mga alagad sa Jerusalem at marami pa ring Hudyo ang naniniwala sa mga magandang balita. So, ang pinakauna talaga, ang pinakasentro nung una dito talaga sa Jerusalem. At ang susunod natin kung saan na nakapunta, dito sa Gawa 23:11, sabi dito, at nang sumunod na gabi ay lumapit sa kanya ang Panginoon, si Pablo ito, at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ang pagpakatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangan patotohanan mo rin gayon sa Roma. Ayan. So sa mga nasa comment dyan, yung mga galit na galit sa salitang Roma, no? Alam nyo ba na sa yung mga taga-Roma, kung titingnan nyo, merong sulat para sa Roma, walang sulat para sa Amerika, yung Amerika 1616, walang ganon, Pilipinas 1616, walang ganon. Meron tayong mga mababasa, Roma ang pinagbatayan. Kaya hindi ko maintindihan bakit pag yung salitang Roma or yung Roman ay galit na galit kayo, no? Dahil kung titingnan nyo, yung mababasa, merong sulat sa Roma. Ibig sabihin, itong mga taga-Roma, napakalaki ng ano nito, gawain patungkol sa pangrelihiyon o sa Diyos. Bakit ginamit ito ng Diyos itong sa taga-Roma na ito na sinasabi ni Pablo? At si actually si Paul ay isa siyang Roman citizen, kaya huwag kayong magagalit sa Roma, mga kapatid. Sunod natin, pagkatapos dito sa Roma, sabi ni Pablo dito sa Roma 15:24, pagparoon ko sa Espanya ay paririyan ako, sapagkat inaasahan ko makikita ko kayo sa aking paglakbay at ako'y sasamahan ninyo patungo doon pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo. So, Jerusalem, nakapunta sa Roma si Pablo, tapos nakapunta sa Espanya, mga kapatid. So, pagkatapos ng Espanya, nabasa natin letra for letra, susunod naman natin sa Pilipinas. So, syempre, wala natin sa Biblia, kundi nandito na sa history ng Pilipinas. Sabi dito sa history, the Library of Congress, the first recorded convention in the Philippines took place on the island on Sunday, April 14, 1521, when the King and the Queen of Cebu and their subjects embraced the Catholic faith during the Sunday Mass. On that day alone, according to one account, Magellan priests baptized up to 800 Cebuanos. So yan yung from Jerusalem to Rome to Spain to Philippines. Hindi siya pwedeng mag-shortcut, kapatid, na from Jerusalem to America or from Jerusalem to Philippines. Hindi ganun. Kaya nga sabi ni Sis Bem kanina, hindi yan LBC na direkta na lang, na ihahatid na lang, kundi meron niyang pagdadaanan ng mga bansa bago makarating dito sa Pilipinas. Or yung mga nagtatayuan dito sa Pilipinas na mga born again, na mga cute na born again, na mga maliliit lang, mga local church, mga end time church, mga maliliit lang na nasa Manila lang, wala nga dito sa Mindanao, wala nga dito sa Lanao, eh magtaka kayo sa iglesia nyo, dahil ang tunay na iglesia ay galing pa sa Jerusalem hanggang sa Pilipinas. Dahil kung hindi nyo yan matrack, hindi nyo yan matrack from Jerusalem, paniguradong peke yan, mga kapatid. Ayan. So kung meron ngang kanta dyan si Yoyoy Bellame, diba, Bro Roel,
doon sa 1951 na kanta niya patungkol sa ating history ng Pilipinas na naging Christian ang Philippines dahil doon sa pag-discover na ni Magellan, 'di ba, na at saka nag si Raha Humabon ba 'yon yung na-baptize, hindi ko masyadong particular, basta isa siyang so yan po yung history natin ng ating church. Paano nakarating from Jerusalem to Philippines? Hindi po siya nag-shortcut, mga kapatid. Hindi po siya nag-shortcut from Jerusalem to Amerika, kung taga-Amerika man lang yung mga iglesia nyo. But actually, yung Amerika na yan, yan yung tinatawag na land of Protestant. Dahil nandyan galing halos lahat ng Protestant. Born again, Pentecostal, SDA, Ellen G. White, Americana, Baptist, J.W. Russell, Americano, End Time, Branham, Americano, sino pa yung mga Poncho Pilato na yan, mga Americano lahat. Bakit ang mga Americano? Dapat dito kayo nakatutok from Jerusalem to Rome, hindi dun sa Amerika, dahil later na yan yung Amerika. Kaya nga tinatawag kayong Protestant, no? Kasi pinoprotest nyo yung Catholic. Bakit? Kasi gusto nyong maiba. Gusto nyong labanan ang tunay na iglesia. Ganyan talaga yung ginagawa ni Satanas, na kung hindi niya kaya ang church, gagawa siya ng mga maraming peaking church para lang labanan itong true church na ito. However, nagtatagumpay po ang Iglesia Katolika. Nagtatagumpay po tayo dahil napakarami ng Catholic sa buong mundo. Kahit doon sa na-search ko bro, kahit doon sa North Pole at sa South Pole, merong mga churches dito doon na maliliit at naka-ice siya na parang ano talaga. So for sure walang Iglesia ni Cristo doon. At kahit sa space, ha, ang ating mga astronaut doon, meron silang mga altar doon sa space station mismo ng atin, meron dong mga Catholic na talagang meron talaga. So lahat, kahit nga sa space, merong Catholic. So talagang tunay ang Iglesia Katolika patungkol sa true church, no? At doon naman sa ating mga kababayan dyan na sana magtanong kayo, tanongin niyo yung sarili niyo kung true church ba ito? Sino ba yung nagtatag nito? Sino ba yung nito? Kasi kung titingnan niyo sa pag-aral ko din sa Islam, alam niyo ba na ang kalaban ng mga Islam noon ay mga Katoliko? No? Walang born again doon, walang Baptist doon, hindi sila nagsayang, hindi sila nag-defend sa mga Christian, no? Umusbong lamang yung mga Protestante na yan dahil na peaceful na yung Christianity, legal na ang Kristiyano. No, legal na tayo. Pero noon, pinapatay ang mga Kristiyano. Sino yung nag-defend? Mga Katoliko. Bakit namin alam? Tingnan niyo yung Templar. Merong cross diyan at nagdarasal sila, no? At merong imahe na meron silang mga imahe. So sana makita nyo ito sa yung history pa lang. Sana huwag kayong padaya doon sa mga Bible verse nila na hindi naman sila yung tinutukoy. Like for example, Roma 16:16, Iglesia ni Cristo daw. Eh pag tinanong mo, kailan nakarating si Manalo sa Roma? Di ba wala? Hindi yun sa unang siglo, hindi sila pangalawang sino. Wala namang Felix Manalo doon. Sila born again, sila pastor, na nakarating ba sila sa Roma? Di ba hindi dito lang sa Pilipinas nagtayo, pinaregister yung church nila, kumuha ng talata sa Bible, born again, John 3:3. Okay, true church na kami, hindi ganoon. Dahil dapat ang batayan natin ay reality, no? Na kahit maglagay ako, maggawa ako ng church dyan, tapos ilagay ko sa, syempre, lagyan ng karatula na nasa Bible para magmukhang, magmukhang totoo. Yan yung ginagawa natin eh. At meron tayong analogy nga dyan na, for example, yung mga, merong mga peke na mga Levi's sa labas ng mall. So, yung tunay na mga Levi's na item nasa loob ng mall,
yan yung original. Pero yung nasa labas, kahit tinatawag sila na talagang ano talaga, for example, mga Nike, meron dyan sa mga ukay-uka, hindi ukay-ukay, mga ano, mga, ano tawag dito? Mga class A ba? Or class B ba? Basta mga ganon na mga item na talagang ginagaya nila word by word, but hindi totoo. So ganon din ang church, mga kapatid. Ginagaya nila yung pangalan doon sa Bible. Saksi meron sa Bible. Born again na sa Bible. Iglesia ni Cristo. But ang tanong, sila ba yun? Bakit hindi sila yun? Dahil sila ay umusbong namang 1900 dito sa ating makabagong panahon. Dahil nga ay lumalaganap na nga yung Christian, at alam natin na malaki yung pera dito eh. Malaki yung pera dito. So I think yun lang yung idadagdag ko, dahil napakahaba na. So maraming salamat sa mga nanonood dyan. Mag-comment lang kayo dyan, positive man or negative, tatanggapin namin yan. At sana ay pakinggan nyo din yung aming mga pinapahayag. At bago tayo mag-end, magpasalamat muna kami. Hindi ko na isa-isahin kayo ha. Unahin ko na yung sa in behalf of all Ave Maristela, si Sanreo. Pero salamat na. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa mga nakasama ko dito na maglatag ng doktrina ng ating simbahan. At sana ganito lagi yung ano, yung ating pamamaraan ng paglalatag, no, yung educational but yet hindi siya nakaka-offend. Nagpapasalamat din ako sa mga bumubuo ng AMS na ngayon, mga bagong sibol na kabataan na siya nagsasalita para sa doktrina ng ating simbahan. Maraming salamat sa inyong pagpupuyat para maibahagi ninyo ang inyong mga kaalaman pagdating sa aral ng simbahan. Sa admin po ng AMS, kay Ate Ben Peña Franco, kay Arch Shuttle Fernando, sa walang sawa ninyong pagsuporta din sa akin bilang leader ninyo, kaya hanggang ngayon tayo ay nananatiling matatag. Kay Kuya Nash at kay Kuya Rasha, na hindi nagsasawa sa katigasan ng ulo ko talaga, no, sila'y nandiyan dyan, napaka hands-on, at hindi ko rin mararating yung ganitong sitwasyon kung hindi rin dahil sa pagtsatsaga nila na turuan ako at bigyan ako ng payo sa kung ano yung tamang dapat gawin ng isang apologist. Sa mga hindi po Katoliko dito na nakikinig ngayon sa live debates, no, ay sa presentation po ng Catholic at sa pangunguna po ng Templar of Truth, no, nawa po, huwag niyo pong hanapin yung butas. Mas mainam na kung aaralin ninyo kung ano ba yung gustong sabihin naming mga Catholic apologists dito. Kasi usually, ang mga hindi Katoliko, kaya hindi nyo dinatanggap ang aral ng simbahang Katolika kasi ang hinahanap nyo mali. Bakit hindi natin tignan kung ano yung inilalatag ng mga Catholic apologists ngayon dito, kung ano ba yung gusto nilang ipunto sa inyo. Dahil kaming mga Catholic apologists, kaming mga Katoliko na naglalatag ng presentation dito, hindi namin intensyon na kayo ay usigin. Ang intensyon namin ay ipaunawa sa inyo na yung mga kinaaniba ninyo ay hindi yan totoo. Hindi namin iniinsulto ang mga sektang kinaaniba ninyo dahil naiintindihan ko na kayo ay napamahal na rin dyan. Maaring maraming taon na kayong nagsiserve. But the point is, hindi po yon dapat natin nilalagyan ng emosyon na dahil marami na tayong mga kaibigan sa sektang yan, tayo ay matagal nang namamalagi, ay doon na tayo magpa-priority para hindi na natin suriin kung ano ba ang tunay na aral. Tatandaan po natin, ang aral ng isang iglesia ay hindi po yan patungkol sa emosyon. Ito po ay patungkol sa katuruan. Masakit man o hindi, kailangan nating i-give up yung mga taong kasama natin sa isang iglesia na alam natin na ito ay hindi totoo. Kaya kami pong mga Catholic apologists dito, no, sa ilalim ng Templar of Truth, kasama ko ang Ave Maristela Catholic Defender, kami po ay naghahayag sa inyo na ipaunawa sa inyo na ang simbahang Katolika kami po ay may mga basihan at matitibay na ebidensya na kung saan maaari namin itong iugnay mismo sa pananampalatayang Kristiyano, mismo sa relihiyong Kristiyanismo. At lagi po nating tatandaan, kung ang sekta ninyo ay hindi nyo kayang iugnay mismo sa pinagmula ng relihiyong Kristiyanismo, sana po ma-realize po natin na mali po ang kinaaniban. Hindi naman po masisira ang pagkakaibigan ninyo kung itatama din ninyo ang inyong kakaanibang sekta. No, doon po tayo sa True Church aanib.
at mas makakabuti kung kayo po ay nasa True Church na. Akayin din natin sila pabalik sa True Church na tatag ni Jesus. Nang sa gayon, sama-sama tayong maglilingkod, sasamba, at luluwalhatiin ang ating Panginoon. At please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV, sa mga gusto po, sa mga kabataan na gustong sumali sa Ave Maristella Catholic Defender. Maluwag ko po kayong inaanyayahan upang mas lalo pong lumalim ang inyong aral pagdating po sa doktrina ng ating simbahan. AMS page po, paki-follow po. Maraming maraming pong salamat sa mga nakasama ko, sa mga kay Tatay Ruel, kay Kuya Junril, kay Jeremy, kay RJ, kay Philip, kay Enzo, kay Ate Bem, kay Ark, at sa lahat po ng bumubuo ng programang ito. Maraming maraming salamat po. Ako po si Sanrio na kumakatawan sa Ave Maristella Catholic Defender na nag-iiwan po ng isang mensahe sa lahat ng mga hindi Katoliko. Bago po tayo magpatuloy sa pagpasok sa mga hindi Katoliko, no, sa pinaniniwalaan nila, lagi ko po itong sinasabi sa inyo. Pag-aralan po natin ang kasaysayan ng kinaaniban mong sekta. Kung kaya nilang iugnay ang sekta na kinaaniban nila magmula sa Jerusalem, nasa True Church yan. Pero kung ang kinaaniban ninyong sekta ay limitado at merong tamang petsa, kunyari 18th century na lang, magduda na po kayo. Tandaan po natin, hindi nawawala ang pagkakaibigan. Ang point dito, ito ay katuruan at doon po tayo dapat manatili sa tamang aral. Maraming maraming salamat po. Okay, that is Andreo ng Ave Maristella. At syempre, sa Faith for Us din ni Brother Nash, pasalamat ka bro. On behalf of all, God's people. Yun. Thank you so much, no, sa mga nakikinig. On behalf of Faith for Us, thank you. Tapos, huwag tayo papadala, no, doon sa mga, dapat nababasa yung, ano nyo, sekta nyo. No, enough na po tayo sa name game, no, for example INC, no, that is not a proper noun, no, makikita natin kahit anuman, no, born again is not a proper noun, no, kaya hindi importante kung mababasa dahil hindi yun ang naging basehan ni Kristo. Naging basehan ni Kristo, no, ang kanyang iglesia ay mula sa pundasyon ng mga disipulo at ng mga apostol, hindi sinabing mababasa sa pangalan. So ang kanyang iglesia ay mula sa pundasyon ng mga apostol at ng mga propeta. Ibig sabihin, meron apostolic succession yan mula sa pundasyon ng mga apostol. So that is an apostolic succession. So yun ang tunay na iglesia. Meron succession. Kaya nga sabi ni Kristo, ang hindi makinig sa inyo ay hindi nakikinig sa akin. Diba? So that is a succession. So yun po, no? Maraming salamat. Uncle Rasha, thank you so much. At kay Sanrio na nag-invite sa akin dito. Thank you so much. Pasensya na, hingi rin ako ng sorry kasi akala ko 6 o'clock sa amin, 3 o'clock sa Pilipinas. No? Ako, obligado pa man din ako na mag-live din. Pero sorry, susunod mag-a-adjust ako. Yun. No? So, akala ko kasi 3 o'clock. Ayun pala, 4 o'clock na pala dyan. Okay, maraming salamat sa susunod po ulit. Siyempre, yung aming brother dito, si Bro Roel. Bro, salamat ko, bro. Okay, maraming salamat, ano, unang-una sa Panginoong Jesus at sa mga kapatid na mga bumubuo nito, lalo na kina Bro Nas at Bro Rasya, at sa mga sumasali dito sa Talakayan. Napakaganda po ng ganitong programa dahil dito po natin maitatawid ang atin pong tunay na pagsagot. Hindi po kami naninira, mga kapatid. Kami po ay sumasagot sa napakahabang panahon na po ng pagpupuhunan sa simbahang Katoliko, kung kaya't po ang tanging nare-recruit nila ay ang mga kapatid din nating mga kulang sa kaalaman. Pero sa panahon natin ngayon, hayagan po natin sasagutin ang anumang akusasyon na binabato nila sa tunay na simbahang natatag ng Panginoong Jesus. Iiwan ko po sa inyo yung kasabihan na mula po sa aking kaibigan at kapatid na si Bro Winder Talibong na sinasabi, sa anuman paraan ay mararanasan natin ang iba't ibang pandaraya. Pero napakasakit po
maging po sa ating pananampalataya ay tayo po ay madadaya. So mag-aral at saliksikin ang tunay na aral ng simbahang Katolika na walang ibang nagtatag kundi ang ating Panginoong. So, salamat po sa inyo mga kapatid at God bless. Bro Rush? Bro Rush? Okay, thank at syempre, on behalf din ng Templar, nagpapasalamat kami, Templar of Truth, nandito yung kasamahan ko si Junril, at na-late si Prince, ayan, at sila Ashley, at lahat-lahat, nagpapasalamat ako, at hindi ko na masyadong patatagalin kayo, at iwan lang ako sa amen, na kami po na mga Catholic, lalong-lalong sa Templar, ay meron kaming buong baluti ng Diyos, sinturon ng katotohanan, baluti ng katwiran, kalasag ng pananampalataya, at meron din kaming yung sa helmet ng salvation, at tabak ng spirito na siyang salita ng Diyos. Yan po, kompleto po kami niyan. At wala po kaming kinakatakutan kahit demonyo kaman or tao kaman. This is Templars of Truth. Lahat-lahat kami. Maraming salamat. At syempre, gusto ko ding mag-end tayo sa isang napakagandang prayer na pangungunahan ni Brother. Bro, Russia. Bro. Short message lang. Sige, bro. So tandaan po natin iba yung history at story. So ang history gumagamit siya ng HI, high information story. At iba yung story kasi ang story kwento lang yan ng isang tao. Yun lamang po, salamat. Yun. At mag-end tayo ng isang prayer kay Brother Philip ba? Si Brother Philip. Enzo po. Si Enzo, si Enzo. Okay. Mag-end tayo ng prayer, bro Enzo. Nawawala daw po signal niyo. Philip, ikaw na, closing. Po, wait lang po, mag-headset lang po ako. Bow our heads and feel the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. At dyan nagtatapos ang aming pahayag. This is the Debaters Convention. Kasama natin ang Abi Maristela, Faith for Us, Pagkadahan, at Templars of Truth. Maraming salamat. Ayun. Thank you.